Ayan, tatawagin na natin Coach Kyle Ay, Paredes. grabe, 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 Ayan, grabe, 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 ang cute niyan sa personal. Lodi ka, lodi. Ayan. Okay, so good grabe, morning. Grabe. Good morning. Yan, good morning. Good morning, Coach. Yan, nakakatuwa kasi maraming magaganda at guwapo sa araw. Ay, grabe, ang cute yan. Talaga eh. Ah, sige po, maganda po siguro. Alam mo, maganda nakikita niyo yung mga mukha ng mga kasama niyo sa training ngayon. Tama, tama. Ay, totoo. Oh. Para makita ka cutean. Kaya maganda po talagang i-on niyo yung mga camera niyo. Oh. Yeah, tama eh. Tama, tama. Yeah. So, ang training po natin ngayon ay patungkol sa sistema. Yan na, patungkol sa sistema. Marami po talagang sumasali sa negosyo ng network, pero marami sa mga taong sumali, hindi talaga nila alam ano yung sistema. Now, ang tanong ko muna, okay, yayaman ka ba kung nag-avail ka nung loading tapos nag-concentrate ka lang sa loading? Ay, hindi po talaga. Hindi po. Hindi po. Okay. Now, lagi kong sinasabi nung nag-member ka sa load mana, para kang bumili ng sasakyan. Pakinggan niyo pong maigi, ha? Okay. Kaso, yung sasakyan, hindi mo ginagamit yung full potential nung sasakyan. Dinadrive mo lang yung sasakyan hanggang segunda. Kaso, sayang yung third gear, tersera, kwarta, kinta, sixta. Diba? Marami siyang gears. Pero hindi mo siya ginagamit. So, gusto ko, tanungin mo yung sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo ngayon, bakit ba hindi ko ginagamit yung talagang full potential nung negosyo ko? Tanungin nyo yung sa sarili nyo, ha? Diretsuhan, yeah. Diretsuhan. Okay. Nag-member ka dahil sa loading. Marami po sa inyo nag-member dahil sa loading. Yung iba, nag-member sa inyo dahil gusto nyong mag-network. Okay, so, ang tanong ko po, para dun sa mga nag-member ng loading lang, bakit loading lang yung gusto mong trabahuhin? Yun muna yung tanong ko sa inyo, ha? Ano ba ang makukuha mo pag trinabaho mo yung loading? So, ano po tumatakbo sa isip nyo? Yan. Hindi ko tuloy alam kung may audience ako o tulog lahat. Kasi Yan. Kasi naka-off cam lahat eh. Oh. Mag-on po tayo ng camera. On cam tayo, guys. Tama eh. Didiretsuhin ko na po kayo, ha? Kalimutan nyo nang yumaman kung yung mga simpleng instruction ng pagsunod, hindi nyo magawa. Tama eh. Tama. Tignan nyo po, ha? Kung palagay mo, makinig po kayo sa akin, ha? Kung palagay mo, bubuhayin yung pamilya mo pag nag-concentrate ka sa loading. Okay. So, sana ang unang yumaman yung sari-sari store. Tama eh. Kasi hindi ka pa naglo-load mana, naglo-loading na siya. Tama. Pangalawa, pag-loading lang, hindi na kailangan yung mga ingay-ingay na nadidinig nyo ngayon. Pag-loading lang, pag-loading lang, hindi na kailangan may webinar pa. Yes. Tama.
Sayang effort tama. Eh. Tama eh. Sayang effort din. Eh. Gets niyo po. Yes po. Ako diretsuhan guys. Sa tagal ko na sa networking. Okay. Kaya ako sumasali hindi dahil dun sa products. Magkaiba tayo ng pinaniniwalaan. Kaya ako sumali kasi gusto ko talagang mag-network. Kasi naniniwala ako sa network. Okay. Yun yung instrumento ko para umaman ako. Ang isang dahilan kung bakit ayaw ko nang mahirap ako. Kasi hindi ko magagawang matulungan yung mga mahal ko sa buhay kung ako nakikita. Ewan ko ikaw. Diba? Bago ko ibagsak sa inyo yung training, ha? Gusto ko magkaroon kayo ng palaisipan. Gusto ko talaga magkaroon ng palaisipan. Yan. Pamute guys, pamute. Kaya, tingnan niyo po. Okay. Ang networking po na negosyo, hindi mo siya pwedeng ipareho sa traditional na pamamalakad. Tama. Maniwala po kayo sa akin, hindi mo siya pwedeng ipareho sa traditional na pamamalakad. Kaya maraming hindi sumusunod po ng mga tao sa networking. Kasi meron silang paniniwala na mas maganda yung pamamaraan na meron sila kesa dun sa pamamaraan ng networking. Totoo po yun. Di ba? Agree ka dun. Agree. Very agree. Nagigets you po. Now, ito yung tanong ko ngayon sa'yo. Kung maganda yung pamamaraan na sinasabi mo, okay, bakit hindi nagmamaterialize sa buhay mo yung pagyaman? Yan. Tanungin mo yung sarili mo ngayon. Iba yung pagkita ng malaki sa pagyaman, ha? Alam niyo po kung bakit ganyan yung team ko. Okay? Kasi na-realize nila, iba pala ang dapat na galaw mo pag ang negosyo mo, networking. At hindi pwedeng tanggalin yung galawan na yan pag networking ang negosyo mo. Now, wag mo talagang ipilit na yung loading na technique ang gagamitin mo para makabuild ka ng network. Diretsuhan, isang malaking bangungot yun. Wag kang mangarap, hindi talaga lalaki grupo mo, bangungot yun. At ito yung gusto kong ma-realize nyo. Hanggang hindi lumalaki grupo nyo, magtatrabaho kayo hanggang pagtanda nyo. Diretsuhan, gusto mo yun o araw ayaw mo nun? Ayaw. Ayaw. Tanggap mo ba talaga na magtrabaho hanggang pagtanda mo? Yes or no? Pag sinagot mo ako ng hindi, sorry talaga, wala kang choice. Hindi siya gagana doon sa gusto mong paraan. Nagigit siya po. Kanya, tignan mo ha. Matagal ka na. Okay. Pero bakit wala ka pa rin grupo hanggang ngayon? Bakit marami ka napasali? Pakinggan niyo ako maigi ha. Bakit maraming sumali sa'yo pero hindi naman sila nagre-recruit? Bakit ikaw lang nagre-recruit? Yan, mag-isip ka ngayon. See? Yun yung pamamaraan mo. O, di tatanungin kita. Yung pamamaraan mo ba, yung ba talaga yung paraan para gawin yung networking? Magbabato muna ako ng mga tanong sa inyo, ha? O. Magbabato muna ako ng mga tanong sa inyo. Now, tignan mo to ha. Ang isang problema mo is mayroon kang pinaniniwalaan.
Now, ang tao po, hindi niya gagawin ang isang bagay na hindi niya pinaniniwalaan. Tandaan niyo yan, ha? Ang gagawin niya, yung pinaniniwalaan niya. Tandaan niyo yan, totoo yan. Now, ang tanong ko sa iyo, yung pamamaraan mo na ginamit, yung panahon na iginugol mo doon, okay? Ano man yung output noon, ano man yung bunga noon, yun yung bunga nung pinaniwalaan mo na paraan. Now, ang tanong ko ngayon sa'yo, satisfied ka ba dun sa bunga nung ginamit mong paraan? Hindi po. Yeah. So kung hindi ka satisfied, yun yung ebidensya na wag mo nang ipilit yung paraan mo. Tama. Nag-get siya. Example. Sige, example. Yung ni-recruit mo, tanungin kita, yung ni-recruit mo, ano yung gusto mong gawin nung ni-recruit mo? Kayo sumagot. Mag-recruit din po sila at mag-train. Okay, question. Duplicate. Paano siyang makaka-recruit? Paano siyang makaka-recruit kung mali ang paraan ng pag-communicate niya sa tao? Paano siyang makaka-recruit kung hindi man lang niya magawang pangitiin yung tao? Paano siyang makaka-recruit kung hindi naman niya alam yung tamang diskarte nung pag-network? Ang alam lang niya yung loading. So ang tanong ko, pag na-master mo ba talaga yung loading, yung ba yung susi para maka-recruit ka? Hindi, kung naka-recruit ka ba talaga, pakinggan niya ako maigi, ha? Kung naka-recruit ka na ba talaga, gagalaw na yung tao mo? Yes or no? Hindi po. Hindi po. No. O, di paano ngayon mangyayari yung sinasabi mo na pag naka-recruit ka, magre-recruit din sila? Paano mangyayari yon? O, so tanong, sige, pag hindi dumami yan, totoo, pag hindi dumami yan, lahat ng kinomisyon mo na sumali sa'yo, naubos din. O hanggang pagtanda mo, magtatrabaho ka. So gaano kalaki ang mawawala sa tao pag hindi niya in-apply yung tamang paraan? O, parang ganito, yung technique ba ng car wash business pwede mong gamitin sa karinderya business? Yes or no? No po. No. O, di ang tanong ko, bakit nyo pinipilit yung loading ang paraan para lumaki yung network mo? Yan. Nagigets nyo? Ang isang problema is kung paano mo masisigurado na yung tao mo a-attend lagi. Kasi pag hindi siya umattend lagi, hindi siya matututo. Hindi siya matututo ng ano, ng loading lang ba? Hindi lang yun ang dapat niyang matutunan. Okay? Hindi siya matututo ng marketing plan lang ba? Hindi. Marami sa inyo marunong mag-marketing plan. Marami sa inyo marunong mag-explain ng produkto. Pero tanong, nagawa niyo bang pasunodin yung mga tao niyo para makagawa kayo ng sistema na susundan ng mga taong sasali pas pagdating ng panahon? Hindi po. Oh, so tanong, paano kang yayaman? Parang 'di ba, sayang, magninegosyo ka at ang negosyo mo gusto mo pantawid lang. Yun ba talaga yung purpose ng negosyo mo, pantawid lang? Hindi po. Oh. Tignan niyo to, kanya, yan yung isang malaking pagkakamali ng mga tao pag sumapasok sila sa networking. Pinipilit nilang i-apply yung corporate na paraan sa networking na hindi naman corporate. Oh. Tama. Bawat negosyo po, pakinggan niyo ako maigi, ha? Bawat negosyo mayroong specific
na pamamaraan na obligado kang sumunod. Kasi yun yung pinili mong negosyo. Kaya meron po akong katuruan na ang dapat masunod yung negosyo mo, hindi ikaw. Hanggang ang pakiramdam mo ang masusunod ay ikaw, dederechuhin kita, hindi magmamaterialize yun. Kanya, kahit ang dami mo nang nirecruit, hindi sila nagtutuloy-tuloy. Nagagets niyo po? Yes po. Yes po. Now, kailangan niyo pong madinig yun para magkaroon kayo ng pag-evaluate doon sa kung ano yung ina-apply mo. So tignan niyo po to ha. Ang loading po ba ay hanap buhay? Yes or no? Yes po. Yes, coach. Yes, coach. Tingnan niyo maigi ha. Ang networking ba ay hanap buhay? Yes. Yes po. Yes, coach. Okay. Yes po. Ang tanong ko, pareho ba sila ng paraan paanong ino-operate? Magkaiba. Kaiba po. So tatanungin kita ngayon. Bakit pinipilit mong palakihin yung grupo mo sa pamamagitan ng pag-explain mo lang ng loading tsaka ng marketing plan? Yan. Tignan mo ha. Now, tanong. Ang tanong, may umaman ba sa networking? Yes po. Yes. Yes. Marami bang hindi kumita sa networking? Mas marami po. Yes. Yes. So ang ibig sabihin lang po nun, may tamang pagne-network, may maling pagne-network. Yan. Tama po. Tama. So tignan mo kasi guys, kung produkto talaga yung susi, di sana lahat ng sumasali yung mayaman. Totoo eh. Oh, so bakit hindi umaman? Iisa lang naman yung minamarket na produkto, loading. Tignan mo ha, bakit may mga kumukomisyon ng 300,000, si Ababson kumukomisyon ng kalahating milyon. Tapos ikaw, hindi ka pa rin kumikita ng ganun. Pero sa totoo lang po, marami pa pong nauna kay Babson sa load man. Pero bakit hanggang ngayon hindi sila kumikita nung katulad nung kinikita ni At Babson? Mali po yung ginawang system. Oh, so tanong, bakit ayaw nyo ngayong sumunod dun sa sistema ng networking kung yun talaga yung nire-require sa'yo? Alam mo, pag pinagpilitan mo yung sistema mo, magsasayang ka lang ng effort mo. Nagiget siya po? Now, tama eh. Bibigyan ko kayo ng isang palaisipan. Okay. At sabihin nyo sa akin kung anong solusyon, ha? Wala pang pandemic, mahirap na yung buhay. Agree kayo? Yes po, agree. Yes, agree. Okay. Nung nagkaroon ng pandemic, mas lalong naging mahirap yung buhay. Agree kayo? Yes. Yes po. So, ang tanong ko ngayon sa inyo, ano ba yung mga solusyon? Isa-isahin natin, ha? Okay. Pero bago ko ituloy, alam mo, kaya mo hindi siniseryoso yung network kasi naniniwala ka na baka mawala yung pandemic, makabalik ka sa trabaho mo. Ay, grabe ko po. Yes. Yan. Kasi naniniwala ka na baka mag-normal lahat, lalo may vaccine na, naniniwala ka doon. Pero ang hindi mo natatantya kung gaano katagal pa mangyayari yon. Yes, totoo. So tignan natin ha. Tignan natin ngayon. Okay. So, kung mas maraming nawala ng trabaho nung nagka-pandemic, maraming nagsarang kumpanya, ano-ano yung mga solusyon?
O, isa-isahin natin. O, kung mag-a-apply ka ng trabaho, saan ka nga mag-a-apply? Mas maraming ang sarado. Tama. O, pangalawa, kung aasa ka sa gobyerno, diba? Dati kasi, hindi pandemic. Diba? Pwedeng hindi okay sa Pilipinas, tapos okay sa ibang bansa. O, kanya, bottom line, may mahihinga ng tulong ang gobyerno dati. O, pero ngayon, may mahihingan ba ng tulong yung gobyerno para bigay yung ayuda sa'yo? Yes or no? Wala talaga. Wala po. So, ang totoo, napunta yung pressure doon sa mga may trabaho. Tama po ba? Tama. Yes. Tama. O, sample. Nakikita mo may trabaho ka. Eh, yung kapatid mo na may pamilya, biglang nawala ng trabaho, do you think hindi lalapit sa'yo yun? Lalapit. O, paano gagawin mo ngayon? Tignan natin, ha? Kung magninegosyo ka naman, eto yung nakakatawa. Ang nakikita mong solusyon, negosyo. Pero ano ba ang kailangan ng negosyo? Ang kailangan ng negosyo, customer. Tama po ba? Tama po. Yes, tama. Po, coach. Ito ang tanong. Paanong magkakaroon ng customer na tama kung karamihan ng tao walang income? Tama eh. Ay, tama eh. O, ulitin ko. Huwag ka mag-network. Mag-isip ka ng ibang negosyo. O, tanong. Yung ibang negosyo na naisip mo, kailangan nun ng customer, hindi? Kailangan po. Uulitin ko ngayon. Uulitin ko, ha? Paano kang magkakaroon ng customer kung yung tao sa paligid nyo walang mga trabaho? Sagutin mo ako doon. Ano ngayon yung mangyayari doon sa plano mo? Nag-gets mo? Ano ngayon ang mangyayari doon sa plano mong negosyo? Yun yung dahilan kung bakit hindi ka rin nagsiseryoso dito eh. Kasi naniniwala ka na meron pang mas maganda kesa dito. Yan. Isip muna kayo ha. Isip muna kayo ha. Totoo ba yon? Totoo ba yon? Tama. So, ano ang tamang diskarte? Tignan nyo to, guys. Ang tamang diskarte ngayon, dapat yung galaw mo para kang manufacturing company. Ang manufacturing company, naghahanap ng wholesaler. Ang wholesaler, naghahanap ng retailer. So, tanong, ang hinahanap ba nila ordinaryong tao o ang hinahanap nila mga negosyante rin para magsusupply dun sa iba yung negosyanteng sinusupplyan nila? Mga negosyante po. Gante. O, kaso ito yung problema. Wala kang paraan or pamamaraan kung papanong yung customer i-convert mo sa pagiging negosyante. May punto ba? Yes po. O, tatanungin kita ngayon, ano ngayon ang mangyayari sa plano mo kung hindi mo alam yung tamang gagawin? Gusto ko muna mag-isip kayo, ha. Hindi mo kasi expected ang challenge mo is kung paanong mag-create ng maraming tao na susuplayan mo. Hanggang ngayon, ang takbo ng utak mo, yung kukunin mo, gagawin mong customer para meron kang bebentahan ng load. Hanggang ngayon, ganun ang takbo ng papakita ko sa iyo epekto nun. Yung customer mo na sinusupplyan mo na binebentahan mo ng loan, paano
pag nakuha ng iba yun at tinuruan at natuto. So hanggang ang tao ay customer mo lang, hindi ka magsusustain. Tama. So tatanungin kita ngayon, masosolve ba yun ng loading lang ang kikwento? Hindi. Ah. Tignan mo ha. Uulitin ko para mag-sync in sa inyo ha. Okay. Ano ngayon yung solusyon? Alin ngayon ang importante? Yung paniniwala mo na diskarte ang tama o yung nire-require sa iyo nung negosyo na yun ang dapat mong sundin? Ay, grabe yan. Mabigat po na tanong yan. Otherwise, marirealize mo talaga parang walang nangyayari sa iyo. De ito ngayon, pag-usapan natin. Kung walang nangyayari sa iyo, may tendency mag-quit ka. Tama mali? Tama. Tama. Tanungin kita, pag nag-quit ka, paano mo naman bubuhayin pamilya mo? Sagutin mo ako. Yan. Sige, pag nag-quit ka, paano mo bubuhayin pamilya mo? Yan. So, samantalang ang problema lang kasi, ayaw mo ngang makinig. Grabe, tama. Ang problema nga kasi, yung pananaw mo sa networking, hanggang recruit lang. Wala ka nung sistema, paano mo silang i-develop at ikikip. Wala pa rin sa isip mo yung importance bakit sila dapat nagte-training or laging present. Wala ka pa sa ganun. Tama talaga. Ang isang dapat nyong matutunan kung paanong i-develop yung habit ng mga tao. Hindi sinabing lagi ka lang magpipresent ng loading. Pag tinanong kita, ano sistema mo? Pag sinabi mo sa akin, a-attend ng seminar, okay? Maghahanap ng kliyente na pipresentan. Yeah. Pag sinabi mo sa akin ng ganon, hindi po sistema yon, activity yon. Yan, tama eh. Tama. See? Ang kailangan po sistema. Correct. Kaya marami pong nahihirapan. Now, tignan mo po ah. Hey, importante ba ang habit? Yes. Po. Yes, coach. Yes. Okay. Ano ang effect pag naging habit na ng tao yung laging kuma-attend? Tignan mo, ano ang effect pag naging habit na nung tao yung laging uma-attend sa mga seminar? May nalalaman. Mas mabilis natututo. Okay. So tignan mo, may nalalaman, mabilis natututo. Ano pa? May idea kung paano ang bagsakan at galawan. Yes, dumadami yung idea niya sa mga sasabihin niya sa client niya at yung galaw na tama. Tama talaga. Mapapa-attend yung tao niya. Tignan mo. Makakabisado. Kakabisa. Tignan mo. Okay, tanong. Kung tanggalin ko yung habit, paano mangyayari lahat yung sinasabi? Wala po. Grabe, tama. Wala. Tama talaga eh. Totoo eh. Grabe, wala talaga. So, ang pinaka-reward ng habit, yung mahirap, nagiging madali. Ay, tama po. Correct. Tama po. Sana. Logic. Kaya nahihirapan kayo at yung mga tao nyo kasi wala pa sila nung habit ng laging present. Eh, tama. Yan. Totoo eh.
At hindi nyo man lang nagagawang paalalahanan yung mga tao nyo doon sa habit na yon. Tama. Grabe, tama eh. Nagigets nyo po? Opo. Yes. Paano, ito ah, ito yung isa pang nangingiti kami. Okay. Yung ingay na yan, na hindi magets ng karamihan sa inyo at naguguluhan kayo. Yeah. Yan. Parte po yan ng strategy sa negosyo ng networking. Tama. Ay, grabe. Sa pamamagitan po nung ingay na yan, marami pong benefit yan. Kanya, tignan mo ha, tatanungin kita. Pag yung downline mo, nakatahimik lang sa nakatahimik lang siya, kasi hindi pa naman seminar proper eh, nakatahimik lang siya. Ang tanong, ano natututunan niya kung nakatahimik lang siya? Wala. Yan, wala eh. Diba? Na hindi siya nagpa-participate, nag-aantay lang siya. Ako yun, kung downline ko yun, tatapikin ko yun. Hoy, bumati ka naman. Yan. Tama. Kaso, ano interpretation niya dun sa ganun? Ang interpretation niya, ano ba yan? Ang gulo. Yun ang interpretation mo. Hindi mo nakita na natututo yung downline mo magsalita. Tama. Hindi mo nakikita na yung downline mo kailangang baguhin ang personalidad niya. Paano mag-handle ng tao yan kung tahimik yan? Sige nga. Tama. Oras na hindi kayo sumunod dun sa tamang galaw, kayo mismo ang nagbibigay ng lisensya sa mga downline nyo para gumawa rin ng mali. Yan. Tama po eh. Kung sinabing on-cam, bakit hanggang ngayon maraming naka-off-cam? Yan. Hindi. Makakabuo ka ba ng relasyon sa tao mo kung ang lagi mo lang pinapakita picture mo? Hindi talaga. Mag-isip kayo ngayon. Kung yan yung galaw nyo, diretsuhan, hindi talaga mag-work. Totoo yan. Nagigets niyo? Opo. Ang isang problema is masyado kang maraming iniisip na baka ito sabihin ng tao sa iyo. Rek. Alam niyo ba, bigyan ko kayo ng pointers ha. Okay. Mas maganda yung nagpapakatotoo pa kaysa yung nagtatago pa. Tama. So what? Tama. Kung nakikita, tignan nyo to ah. So what kung nakikita nila na ang bahay mo butas-butas yung bubong kasi nasa Zoom ka? So what? Yes. Tama. So what? Kung ang paligid mo magulo, de ibig sabihin lang, mag-ayos ka muna kasi ng bahay mo. Yan. Alam mo, kami, dumating kami sa punto na yung pag-network namin, nagagawang ayusin kami nung networking na business na pinasok namin. Nagigets mo? In terms of, okay, ay, may Zoom meeting pala ako, kailangan kahit papano ayusin ko tong bahay. Nagigets mo? Eh, kasi nakasando lang ako. Eh, alam mo naman, may Zoom meeting. Ba't magsasando ka lang? Yan. Tama talaga eh. Okay. Next, meron pang ganito sa inyo. Ba? Hindi ka mag-on ng camera mo kasi nga,
para pag kahit papano inaantok ka, pwede kang pumikit. Eh diretso, mag-leave ka na lang. Yeah. Tama, yeah. Tama, totoo. Kasi iba nagiging dating nun sa downline. Tama. Tama. Iba nagiging sa downline mo. Nakita mo, ganyan ko dinevelop yung mga tao ko. Kasi na-realize nila, oo nga, kagagawa ako ng mali, gagayahin din ako ng downline ko na mali ang galaw. Tama. So pag lahat mali na, hanggang dulo mali na yon. Tama. Nagigets po? Tama. Yes po. Kanya, hanggang hindi mo babaguhin yung galaw mo, okay? Hanggang meron kang itinatago, trust me, hindi ka makakabiyot. Upustahan kita. Okay? Yan ang networking. Hindi yung networking ang susunod sa iyo. Ikaw ang dapat sumunod sa networking. Tama. Ulitin ko, ha? Hindi yung networking ang susunod sa iyo. Ikaw yung dapat sumunod sa network. Tama talaga eh. Tama eh. Nagigets niyo po? Yes po. Tama eh. Tignan niyo po ah. Kasama kasi sa sistema yung kung paanong matututong sumunod ang mga tao mo. Kasama po sa sistema yun. Totoo. Kasi bakit? Kasi kayo po yung mag-guide dun sa mga tao. Tignan mo to ha. Pag may pinasali ka, wala pang alam yung pinasali mo. Pakinggan niyo ako maigi ha. Ang alam lang nung pinasali mo, magme-member siya sa loading. So ang naiintindihan lang niya, yung loading. Pero wala siyang pake, ayaw niyang ipagalaw yung mga personal na aspeto. Gaya nung ayaw niyang baguhin yung attitude niya, ayaw niyang baguhin yung personalidad niya. Tignan niyo pong maigi ha. Kaya yung personalidad mo, iyan yung susi sa pag-connecta at pag-build ng relationship. Agree, disagree? Agree. Mapapasunod mo ba yung tao nang hindi ka magbubuo ng relasyon sa kanya? Hindi po. Hindi. Mabubuo ba ang relasyon nang hindi mo babaguhin ang personalidad mo? Hindi po. Hindi po. Hindi talaga eh. Tanong, bakit ka pa nag-network? Kanya, tignan nyo to ha. Magre-recruit lang kayo na magre-recruit tapos magkikwit sila na magkikwit. In the end, hindi mo nabubuo yung dapat mong mabuo. Tama. Oh. Tignan mo ha. Ang instruction ko lang, gumawa ng general. Tignan mo to ha. Bakit ka gagawa ng general? Kasi pag nagkaroon ka ng general, mauubos ang trabaho mo. Tama. So, ibig sabihin, pag naubos ang trabaho mo, tapos na yung gagawin mo sa kanila, pero hindi na sila titigil. Pag hindi sila tumigil, hindi na rin titigil ang income mo. Correct. Tama. Tama. So, tama. Kaso, ang paggawa ng general, binubuo sa relasyon. Habang tinuturuan mo sila nung mga basic, paano mag-load, paano yung marketing plan, habang nagtuturuan kayo noon, doon nabubuo yung magandang relasyon yung dalawa ng upline mo at ng downline mo. Correct. Totoo. So, doon natututo magpakisamahan. Tama eh.
At doon mo ngayon pinapaintindi sa kanila, habang ginagawa nyo yung mga practice ng marketing plan, ng product, habang nagkakape kayo, nagkwekwentuhan kayo, tatanungin mo yung dinidevelop mong downline, napapagod ka ba sa ginagawa natin na ganito? Hindi. Ipapa-feel mo ngayon sa kanya na yung mga panahon na yun na lagi kayong magkasama, nagtuturoan kayo, at habang meron siyang invite, nandun ka para ikaw yung mag-prove sa kanya nung lahat nung tinuro mo sa kanya, effective. At habang ginagawa mo sa kanya yun, lalong nabubuo yung tiwala niya sa'yo kasi nandun ka. Tama. So, ang tanong ko ngayon, ginagawa mo ba yun? Nagigets nyo? Akala mo kasi ang pag-network, yung pagalingan mag-present ng marketing plan eh. Pupustahan kita kahit anong galing mo mag-present ng marketing plan, kahit anong galing mo mag-present ng loading, hindi yun yung kailangan para makabuild ka ng general. Yeah. Tignan nyo to ha, pagka nagawa mo magkaroon ng general at na-prove ng mga downline mo mismo, pag sinabing downline, yung mga direct mo, kung sampu sila, okay, sampu sila, sila mismo nakita nila paano silang nag-enjoy pag magkakasama kayo. Sila mismo nakita nila paano kayong natutong magpakisamahan yung walong downline mo, okay? Kaya nag-i-enjoy sila. Doon nila ngayon nakita na pag guest yung isang downline, tinutulungan ng ibang downline, in the end, nakikita nila sobrang effective. Yun, tama eh. At ang bottom line, mapoprogram sa utak nila, ganun mo lang kami ginawa, upline, oo. So bottom line, hindi pala mahirap kung lahat ng tao susunod lang talaga dun sa standards ng networking na sistema. Tama. Tama eh. Kaya kayo nahihirapan. Kasi hanggang ngayon, tignan niyo, di ba? Kanya totoo, galaw mo pa lang. Alam mo bakit ko inaral ang tamang galaw ng networking? Common sense ako mag-isip. Sabi ko, pag nahuli ko yung tamang galawan ng networking, yun lang ang titignan ko na galaw ng tao ko. Alam ko na kagad kung tama o mali yung gagawin niya. Eh, grabe, yes. Tama eh. Kunyari, downline mo ako, a-attend ako ng webinar. Di ba dapat ikaw na mismo mag-orient sa akin bago webinar? Uy, bawal na kapatay ang camera. Yan. Galaw pa lang ha. Uy, kailangan ha, kailangan. Dumami yung tropa mo sa loob. Mag-joke ka naman, bumati ka sa kanila. Diba, kung ako yun, ganun ang gagawin ko sa downline to. Tapos, pagkatapos ng webinar, mag-uusap kami, o ano pakiramdam mo dahil napatawa mo sila. Ay, grabe ka. Tama talaga. Masaya. O tanong, kahit ipakita ko ng pakita ko sa'yo yung checky ko ba magbabago ng personalidad mo? Yung checky ko ba magbabago ng sistema sa'yo? Hindi po. Hindi po. O eh, hanggang ngayon eh, marami sa inyo ang pinangbabaliw nyo yung income nyo eh. Yan. Ayun tayo eh. Tandaan nyo, iba ang sistema sa activity. Yan, tama. Kailangan nyong maintindihan ano yung tamang sistema ng networking. Tanong, pag-present mo ba sa akin yung loading, sistema pa yun? Hindi po. See, product lang yun eh. Pag-present mo ba sa akin yung marketing plan, sistema pa yun? Hindi po. Kitaan lang yun eh. Nasaan yung sistema na maiintindihan ko paano nating ginawa,
para ma-prove ko, yun lang ang gagawin ng downline ko. At maintindihan ko na kaya ako nagawa yun, ito yung dinaanan ko. Yun ang, tama, yun ang pinaka-definition ng sistema. Tama. Yes, tama. Tama talaga eh. Oh, tignan nyo to ah. Marami sa inyo, nagkaroon ng tao, nag-quit yung mga tao. Alam mo, dun pa lang, dapat ma-realize mo may kulang na. Meaning, nagpapasali kayo pero hindi nyo nabubuo ang relasyon. Kasi, ang isang pagbibuild ng network, pag binuo sa relasyon, malabong mabasag. Tama, totoo po. Totoo yan. See? Baka hanggang ngayon, ang idea mo ng networking, commission, pera-pera, baka hanggang ngayon, doon ang intindi mo sa networking. Sorry talaga, hindi ganun, ha? Yan, yan. Totoo. Totoo yan. Tama talaga. Yung pera ay reward. Yung commission tama ay reward. Pag nagawa mo na yung mga tao mo, sumunod doon sa sistema, i-apply yung sistema. Nag-gets tama, tama, tama. Hmm. Po. Tignan niyo pong maigi ha. Pag sinabing sistema, hindi pa galingan. Ulitin ko ha. Pag sinabing sistema, hindi pa galingan. Kaya maraming tao gusto yung alam mo ba yung pag nagsalita masyadong ano maraming sinasabi na hindi naman talaga natutumbok yung need. Ano yun eh? Yun yung style. Pag ang gagamitin yung technique, pag ang gagamitin yung technique ng pagbi-build ay base sa style mo. Tatanungin kita, paano yung slow learner? Yan na. Tama. Pag ang gagawin mong technique, yung pagalingan, paano nga yung slow learner? Tama. Nagigets niyo. Pamute, pamute. Sorry. Okay, nagigets niyo po. Totoong negosyo. Yan. Totoong negosyo po ang networking. Okay? Totoong hanap buhay po siya. Okay? Tignan nyo na lang po ito, ha? Okay. Ang mga tanong kasi is, bakit po siseryosohin? Mga tanong yan ng tao, eh. Oh. Maniniwala ka ba sa akin na no choice kung bakit dapat mo seryosohin? Ah. So pag hindi mo seryoso, tatanungin kita, ilang taon ka nang naghahanap buhay? Hindi ka nga makatigil, di ba? Yes. Oh, payag ka ba talaga? Payag ka ba talaga? Alam mo yun, yung bagsak na yung katawan mo, nagkakayot ka ba? Payag ka ba talaga? Hindi po. Oh, so kanya pag hindi mo pinaniwalaan na no choice, tagilid ka doon ka babagsak. See? Ako po hindi na ako halos gumagalaw pero hindi tumitigil yung organization ko. Grabe. Kaya proven ko na yung tinuturo ko, yun yung way ng pagne-network. Sigurado naman ako sa inyo, wala na sa inyo ang mas matagal pang nag-network kesa sa akin. 24 years akong nag-network, walang stop yun. So do you think sa 24 years, hindi ko matatry lahat ng technique? Eh, grabe yan. Do you think hindi ko na-try yung technique mo? Tama eh. Eh, grabe, tama po. Kaya lagi kong sinasabi, okay, walang choice. Walang ibang paraan kung paano siyang gagawin.
Tinuod. Nagigets niyo po. Yes, coach. Kanya, magtutulong-tulong kayo para yung mga bago maintindihan nila na wala nang ibang way. Kasi nandun yung problem. Pag laging may bago po, yun kagad yung takbo ng isip nila. Tignan nyo to, ha? Bago ako. Eh kayo, matagal na kayong magkakasama, tapos meron na kayong iisang galaw at kaya nyong paintindi bakit ganun yung galaw. So di ba, pag pina-explain mo, in-explain nyo sa akin yung nabago, makikita ko yung importansya bakit ganun gagawin. Oh, at pag ganun kong ginagawa ngayon, yung upline ko na nagpasali sa akin, di ba, nawawalan din siya ng sakit ng ulo. Nagigets niyo po? Hindi yes, siya po. Kasi agad nakikita ng mga tao. Ang nakikita lang lagi ng mga tao, yung product, yung complan, yung resulta ng mga upline, yun lang ang nakikita ng mga tao. Pero hindi nila makita yung proseso, papanong ginawa. Yeah. Doon nila nakikita yung proseso tsaka kung papanong ginawa. So, gaano ka-importante ang sistema? So, tignan mo, ha. Kung bago ako, di ba merong sistema na dapat i-apply para yung bago may daanan? Totoo hindi? Totoo. Totoo. Kung ako ngayon may downline na, di ba? Ano naman ang sistema na gagawin sa akin para matutunan ko naman paanong bantayan yung mga tao ko? Pero habang ginagawa yan, kailangan binubuo yung relationship. Tama. Tama. Nagets mo? O, sample. O. Sige, Ap Jessica. Yan ha. Oh, gagamitin yung example si Ap Jessica. Nag-pay in ako sa'yo. Tignan mo ito, Ap Jessica. Nag-pay in ako sa'yo. Nag-seven heads ako. O di ba ang saya mo kasi kumumisyon ka? Totoo hindi? Oo. Kaya lang. Tignan mo ito, ha. Kung hindi ako susunod dun sa sistema, kahit nag-seven heads pa ako, hindi ako makaka-recruit ng tao. Tama. Tama po. So, ang epekto, pakinggan nyo maigi, ang epekto ng malinaw na sistema sa mga taong magne-network, madali silang pa-investin ng 7 heads, 15 heads, kung naging malinaw sa kanila yung sistema. Eh, ang problema ito eh, naka-close ka lang ng isang nag-seven heads eh, kala mo yun na yung sistema. Yan. Diba? Nasusundan niyo po ngayon? Yes, coach. Yes, po. Ano to, ha? Guys, alam nyo ba pati ang mga training, special training, alam mo ba merong tamang pamamaraan para yung mga dinidevelop mong downline ay laging nag-aantay ng mga ganon? Ah, ganyan to, ha? Kasi kung ako yung magre-recruit at magdi-develop, dahil naka-program sa isip ko na ang mga special training ay hindi ordinaryong training, eh baka 1 month pa lang naka-program na yung mga tao ko, huwag kang mawawala dito, gagamitin mo kasi lahat ng madidinig mo rito para sa mga bagong prospect mo. Tama talaga. Kaso tanong, ginagawa nyo ba yun? Hindi pa. O, kanya, tignan mo, di ba? Kanya, ko. Alam ko kagad. See?
Oh. Alam ko kagad na marami. Hindi pinaghandaan to. O, appoint, kawalan ko ba? Hindi ko kawalan. Kawalan nyo. Ang nakita mo, ikaw. Tanong, ba't wala yung downline mo ngayon? Ba't hindi mo siya kasama? Tama. Tignan nyo, tatanungin ko kayo, ba't hindi nyo kasama mga downline nyo ngayong umaten? Tama. Yan yung problem. Nagigets mo na ngayon? Ang nakikita mo lang yung sarili mo. Hindi ka nakamonitor sa mga tao mo, pero pinasali mo sila. Tama. O, ang tanong, kaya mo bang ituro sa kanila lahat? Yun kasi yung minsang problem nyo eh. Ay, ako na lang mag-share sa kanila. Iba yung experience mo ngayon sa kwento mo sa kanya. Iba yung nakita ng mata mo ngayon. Grabe. Dami nang umaattend at iba't ibang tao umaattend kesa sa ikikwento mo sa downline mo yung nadinig mo ngayon. Tama. Tama. Correct. Tama po. Paano kayong lalaki? Paano kayong magkakaroon ng general? Sige nga. Ah, tignan niyo pa to ha, para lalo kayo mapag-isip. Okay? Kung sa tingin mo, okay lang na hindi nakaka-attend ng mga training, ito ang bagsak po na gagamitin. Lahat ng hanap buhay na maiisip mo, bago mo trabahuhin, aaralin mo muna. Agree, disagree? Agree. Ito malungkot. Lahat ng inaaral mong hanap buhay bago mo trabahuhin, nagbabayad ka muna dun sa turo. Tama. Tignan mo to ha. Gusto mo maging taxi driver. O di ba aral ka muna ng driving? Yes. O kahit sabihin mo pa sa akin, coach, hindi naman ako nag-enroll sa driving school eh. Nanghiram lang ako ng sasakyan. Ano yung sasakyan? Tatakbo ng walang gasolina? Yeah. Ano yung nagturo yeah. sa'yo mag-drive? Hindi mo man lang ba papakainin yon? Ay, tama. Tama. O tanong, di ba lahat ng hanap buhay bago ka kumita, nag-aral ka, lahat ng aral may bayad? Yes. Oh, tapos dito libre nang binibigay sa iyo, hindi mo pa sinasamantala yung pagkakataon na pa-attend din tao mo? Tama. Grabe, libre tama, na. Totoo eh. Oh, tanong, gaano kalaki ang sinasayang na opportunity ng mga tao? Grabe, sobrang laki. Kalaki po. Pwede ka ba talaga mag-succeed nang hindi ka muna mag-aaral dun sa hanap buhay na papasukin mo? Pwede ba talaga 'yon? Hindi po. So tanong, bakit pag-attend ng training, tamad na tamad yung mga tao? Tama. Diretsuhan. Diretsuhan. Nadidinig nyo pa yan sa LMTO? Binabagsak ba yan ng mga speaker sa inyo? Hindi. Sabi ko sa'yo, merong standards ang pag-network. Pag natutunan mo yon, walang ibang makikinabang nun kung hindi ikaw. Tignan mo to ha. Magsasucceed ka ba talaga? Yayaman ka ba talaga nang hindi ka gagamit ng sistema? Yes or no? No. Kailangan gumamit. No. Kailangan ng sistema. So tignan mo ha. Importante ba na ang sistema maging malinaw sa lahat ng sasali? Yes. Opo. Importante po. Yes po. Okay. Kung importante, pag tinanong kita ano sistema, tama. Ba't hindi po papaliwanag? Yan. Sasali dahil hindi naintindihan. Oh, so bottom line, tapon yung effort, sumali pero hindi naintindihan. O, pag sumali ba, hindi ko sabihin. Centering. Kanya gusto ko ma-internalize yun. Pag sumali ba yung meaning, yun na yung effective na yung sistema mo? Bakit? Mapapagalaw mo na ba yung tao ng ganon? Hindi pa po.
Oh, so hindi pa kumpleto yung sistema mo. Ang sistema mo hanggang magpasali lang. See? Wala ka nung sistema, paano sila mag-grow? Wala ka nung sistema, paano silang ma-encourage na dapat pala lagi kaming present? Nagigets niyo? Yes, coach. Yes, coach. Uulitin ko. Imaginein mo, kung kasama mo yung downline mo dito, di ba para ka lang nag-plug and play ng tao mo? Yes or no? Totoo po. Yes. Diba, hindi na, na mo to, di ba hindi na ikaw ang nagbukas ng isip niya? Ako na? Tama. Tama. Tama po. Hmm. Alam mo, bilangin mo yung participant ngayon. Hindi ako natatawa eh. Ang participant ngayon, 57. 57. Oo. Pag pinaalis ko pa yung team ko, ilan na lang kaya kayo? Yan, yan. Iba coach, nasa live. Nasa FB live. Yan. Yan. Bottom line. Alam nyo ba, pag nagkakanda kami ng orientation ng training namin, umaabot kami ng 100 plus? Yan. Grabe yan. Hmm. So tanong, hindi nyo ba gustong matutunan yon? Gusto. Gusto po matutunan. Gusto. Oh. Gusto po. Dapat ma-realize nyo, totoo pala, lahat ng hanap buhay, bago ko trabahuhin, nagbayad muna ako dun sa turo. Mag-aral ka ng tail ng paggawa ng damit, hindi libre yun. Para makapagtayo ka ng tailoring shop. Para maging barbero ka o beautician ka, bayad ka muna ng aral paano magdukit. Oh. See? Hindi mo ba nakita na lahat ng hanap buhay, bayad ka bago ka kumita? Tapos hindi ka ba nag-iisip? Hindi ka nag-iisip? Dito libre na, sinusubo na sa'yo, ikaw pa yung ayaw? Tama. Naniniwala ka pa rin na mas maganda yung discarding nasa isip mo kaysa dito. Tignan nyo to ha. Mula hanggang ngayon, ang discarding mo, ikaw mag-isa yung nagtatrabaho. 8 to 5. Buong buhay mo, yun yung nakagisnan mo. Eh, ang sistemang tinuro ko sa team, bawal magtrabaho mag-isa. Tama. Tama. So mag-isa ka nga. Iba yung na-realize nila na pag may meron kang guest, ang magpipresent iba. Iba na-realize nila kaya nun. See? Na-realize sila, masarap pala magtrabaho ng may katulong kaysa nagsosolo ka mag-isa. Totoo. Tignan mo ha. Kahit mag-online ka pa, kahit ang maging inquiry mo pa, 1,000. Tanong, kaya mong i-handle lahat yung 1,000? Hindi po. Hindi. Oh, tanong, kung meron bang responder doon, tama na ba yung gagawin mong galaw? Pero mo, ikaw pa rin mag-isa nag-handle noon? Tama eh. O, di yung ginawa mo sa online para dumami lang yung prospect mo pero hindi ibig sabihin may katulong ka nang nagtatrabaho nun. Tama po. O, paano kang yayaman kung hindi mo aalamin ano talaga yung dapat na galaw pag networking ang negosyo mo? Tama eh. Nagigets niyo po. Opo. Tama. Opo. Next. Pinapaintindi ko lang po sa inyo gano'ng ka-importante ang sistema. Tiga mo ha. Hindi ka talaga yayaman pag hindi mo in-apply yung dalawang sangkap ng pagyaman. Tignan mo po to ha. Tignan nyo po to. Magigets mo to. Mas naniniwala ka sa pagkita ng malaki kaysa sa pagyaman. Pupustahan kita.
Mas nagdududa ka. Tignan niya maigi. Mas nagdududa ka kung yayaman ka, mas naiintindihan ng utak mo yung pagkita ng malaki kaysa sa pagyaman. Now, ang ingredient ng pagkita ng malaki, 10. Ang ingredient ng pagyaman, 2 lang. So bakit ko pahihirapan yung sarili ko sa 10 kung ang kailangan ko lang aralin, 2? Tama eh. Next, kahit anong laki ng kikitain ko, pag nagkasakit ako, titigil ang income ko. So tanong, bakit ko sasayangin yung effort ko sa pagkita ng malaki? Gusto mong patunayan ko sa'yo, ba't ka nag-abroad? Kasi mas malaki kita sa abroad kaysa sa Pilipinas. Totoo. Aray, tama ko. Tanong, nung lumaki ba yung kita mo, yumaman ka ba talaga? Hindi po. So tanong, nung natutunan mo yung pagkita ng malaki, lumapit ka ba sa pagyaman? Hindi, hindi mo lalo natutunan kasi magkaiba talaga ng galaw yun. Tama. Yun yung sinasabi ko na hanggang naniniwala ka sa pagkita ng malaki, hindi mo madidiscover yung ingredient ng pagyaman. Tama. Ang malungkot dun sa pagkita ng malaki, inaral mo, trinabaho mo, pinagugulan mo ng panahon, ng lakas. Tapos pag tumigil ka, tigil ulit. Tama. Kanya hindi talaga mo, hindi, hanggang hindi mo nakikita na yung pagyaman ay mas simpleng ma-achieve. Simpleng ma-achieve, mas magaang trabahuhin, hanggang hindi mo nakikita yon, hindi mo bibigyan ng oras yon. Ang nangyayari kasi sa'yo, nag-uumpisa ka dito, parang feeling mo walang nangyayari kasi magbibuild ka ng organization eh. Sa pagkita ng malaki, hindi mo kailangan mag-build ng organization. Nakita mo yung difference nung 2? Tignan nyo to ah. Tama. Ang sangkap ng pagyaman na pinaniniwalaan mo, ito. Yan ha? Una, sinasabi mo, pag kumikita ka ng malaki, yayaman ka. Hindi totoo yun. Tama. Hindi talaga totoo yun. Kahit ibigay ko pa sa inyo itong tuson ko, hindi totoo yun. Yeah! Ay, grabe yan. Tama, ibigay na yan. Grabe. Nagets mo? Tama. Bakit ganyan ang thinking? Tignan mo, thinking mo ha. Ang thinking mo kasi, eh di ba coach yung mayaman, kumikita ng malaki? O di pag kumita ako ng malaki, yayaman ako. Ba't mo binaligtad? Totoo ba yun? Yeah. O, there is Diretsuhan. Diretsuhan. May mga empleyado akong kilala kumikita ng 100,000. O diretso, yung 100,000 maliit o malaki. Malaki. O pero tanong, mayaman ka ba talaga pag nag 100,000 per month ka? Hindi. Grabe, tama talaga. Ipuprove ko sa'yo ha. Ang tanong ko lang kung malaki o maliit. Pag sinabi mo sa akin, coach, kulang pa yun. O hindi mo sinagot yung tanong ko. Hindi ko sinabi kung sapat na ba yung 100,000. Ang tanong ko lang, malaki ba o maliit? Malaki. Malaki. Sinabi mo, coach, sinabi mo kasi yung pangangailangan mo ito, sasagutin kita, kulang talaga yung 100,000. Pero hindi ko naman tinanong kung kulang yung 100,000 ha. Amay. Amay. Kasi tignan mo ha, kung maliit yung 100,000, ba't yung asawa mo nagtitiis sa minimum? Yan. Tamay. Oh, kung maliit yung 100,000, ba't nag-abroad yung isang teacher para sumahod ng 30,000? Alin ang malaki, 100 o 30,000? 100. Oh, pero ano yung punto? Yayaman ka ba talaga pag kumikita ka ng malaki?
Hindi. Hindi. Oh, so question, yung utak mo, yung direction mo, yung pinaniniwalaan mo, saan papunta? Doon lang sa pagkita ng malaki. Kanya lahat ng may kinalaman sa pagkita ng malaki, yun yung ginagawa mo. Tama. Tama eh. Tignan mo ha, ang required sa pagkita ng malaki, masipag, matyaga, lamang, pagmatalino. Oh, tignan mo ha, lamang daw pag nakatapos. Oh, yung iba tapos na, yan. Nagmamasteral pa. Tignan mo ito, di ba? Yung iba tapos tama. Na, nagmamasteral pa? Totoo. Yes. Totoo. Yung nagmasteral, di ba nagdo-doctorate pa? Yes. Tama. Yes. O, derechuhan, bakit nyo ginagawa yun? Para ma-promote. Oh, para diba, lumaki ang sahod. Para mas lumaki ang income. Nagigets nyo? Dahil apa, pag naniniwala ka, tignan nyo, pakinggan nyo, may pag naniniwala ka sa malaking income, hindi ka na talaga yayaman. Eh, grabe. Oh. Kasi magkaiba yung galaw na gagawin mo. Magkaiba yung i-a-apply mo na galaw pag gusto mong yumaman kaysa sa pagkita ng malaki. Tama talaga eh. Pakinggan niyo ako maigi ha. Ang mga taong kumikita ng malaki, mataas ang pride. Totoo hindi? Totoo. O eto yung tanong. Yung taong mataas ang pride, makakabuild ba ng relasyon? Hindi po. Ito yung problema. Sa pagyaman, ang kailangan mo, marami kang koneksyon. Para dumami koneksyon mo, kailangan marunong ka makipagrelasyon. Tanong, paano kang yayaman kung puro ka pride? Eh, tama talaga. Yan. Yari ka dyan. Tama. So, internalizing nyo. O biruin mo kung nadinig yan ng downline mo, hindi mo sa kanya kayang sabihin yan. Paano kung yung downline mo naniniwala sa pagkita ng malaki, hindi sa pagyaman? So kung nadinig niya ngayon to, biruin mo, magigising siya. Biruin mo, sasabihin niya, sige, apply mula ngayon, makikinig na ako sa'yo. Tama. Yeah. Tama eh. So tignan mo to ha. Ang ingredient para yumaman sistema, unang ingredient. Kanya kami turo ng sistema. Alam nyo, kaya ako napasunod yung mga downline ko dahil pinarealize ko sa kanila, ingredient yung sistema. O ikaw, napapa-internalize mo ba sa tao mo yon? Hindi. Kanya nagkakanya, kaya kayong diskarte. Pagalingan ang ginagawa nyo. O, imbis na sistema ang i-apply nyo, pagalingan ang ina-apply nyo. Ang isa pang ina-apply nung iba, kung ano yung komportable sa kanila, hindi kung ano yung kailangan nilang gawin. Tignan mo ha, pag ang ginawa mo yung komportable sa'yo, yun ba yung sistema? Hindi po. Hindi po. So, pag hindi mo ina-apply, pag hindi mo ginagamit yung sistema sa buhay mo na ingredient ng pagyaman, kahit anong gawin mong sipag-tsaga, kahit anong buhos mo nung talino mo, hindi talaga. Nagigets niyo na po? Hindi talaga eh. Yes po. Oh, so tignan mo to ha. Para makagamit ka ng sistema, dalawa lang. It's either gumawa ka ng sarili mong sistema or makisakay ka na lang sa tumatakbong sistema. O may punto ba? Meron po. Yes. Oh, ang tanong ko, alin ang mas matipid? Gumawa ng sarili o makisakay? Makisakay. 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 So nagigets mo ngayon. Sabay. Kanya tignan mo, di ba, pag yung downline mo hindi ipa-plug in sa mga seminar na ganito, hindi mo ginagamit yung sistema. Tama. Oh, now, pangalawang ingredient para yumaman ka, kailangan mo magkaroon ng lumalaking organisasyon mo. O eto ngayon yung problem.
paano kang magkakaroon ng lumalaking organisasyon nang hindi sumusunod sa sistema yung mga tao mo? Yan. Tama. Nag-gets niyo po? Napaka-importante ng dalawang ingredient. Hindi ko kailangan maging matalino para magawa ko yun. Trust me. Ang isa sa gagamitin yung sistema ay yung paggamit ng mga idea na kinokopya lang. Para gagayahin mo lang yun, Raymond, gagayahin mo lang yun, o sabi ko ito, testingin mong gamiting idea. Nung tinesting mo yun, yun lang din yung pinasa mo sa tao mo. Yung tao mo, yun lang din ang pinasa niya. Tuwing ginagamit niyo yun, iisa epekto sa prospect. O tanong, kailangan bang maging matalino ko para magawa ko yun? Hindi po. Hindi po. Hindi po. O biruin mo, mag-memorize ka lang ng mga idea. Yun yung sinasabi naming bagsakan. Me-memorizein mo lang yun, tapos effective na siya, tapos makakapagpasali ka na, tapos yung mga tao mo susunod na, eh hindi ko kailangan mag-isuma cum laude para magawa ko yun. Tama eh. Tama talaga eh. Yan yun eh. Tama eh. Bakit hindi na kami naniniwala sa malaking income? Okay? Kasi meron talagang unlimited problem. Tama. Unlimited problem. Tignan mo, ang unlimited problem ang uubos sa malaking income mo. Tama. So ano solusyon sa unlimited problem? The unlimited income, o tanong, kahit yes. Anong sipagtsaga mo, kahit anong talino mo, kahit anong galing mo. Okay? Makakagawa ka ba ng unlimited income ng ikaw mag-isa? Hindi. Hindi po. Hindi po. Oh, so gaano ka importante na makabuild ka ng organisasyon? Sobrang importante. Tanong ko ngayon sa inyo, pareho ba yung pagkita ng malaki sa pagyaman? Hindi. Hindi po. Hindi po. Hindi. O, kanya, totoo, hanggang ang tinatrabaho mo, pagkita ng malaki, tatawid ka lang, pero hindi ka magsusustain. Totoo. Yes. Tama. Totoo. At makikita mo ang losses mo pagdating ng panahon na hindi mo na kayang kumilos. Tama. Hindi mo na kayang ipalit yung panahon. Nagigets niyo po, ang organisasyon ay binubuo ng relasyon. Ang relasyon nabubuo pag tama ang personalidad mo at karakter mo. Dapat saka mo siya ikukonekta sa sistema. 100% yayaman ka. Tama talaga eh. Okay. Noon pong nag-FTS kami sa Bicol bago kami bumiyahe papuntang Cebu. Okay. Binigyan ko ng overview sila Ap Carlo noon. Tama ba Ap Carlo? Yes, Kyle. Okay. Tanong, napagod ba ako nung in-explain ko sa inyo yung sistema? Hindi po. Yes. Pero di ba naging malinaw sa iyo yung sistema? Yes po. Oh, ang problema nyo lang, paano nyong mauulit-ulit yon? Pero kung naging ganun kalinaw sa mga tao, yung sistema, 100% dadami kayo. Nagigets nyo po? Yes po. So tignan mo ha, kung ang required ingredient, pag sinabing ingredient, hindi pwedeng mawala. Tingnan nyo maigi ha. Yung pag-create. Pag-create ha. Pamute. Yung pag-create ha, meaning
from scratch, kailangan mo matutunan yung pag-create ng lumalaking organisasyon. Kailangan yun ang dapat mong pag-focusan ng panahon. Next, may magastos at matipid na pamamaraan nun. O, para maintindihan nyo, gamit ako na example. Okay. Galing ka ng abroad, pagbalik mo ng Pilipinas, sabi mo sa pamilya mo, hindi ka na mag-a-abroad. Tignan nyo ha. Okay. Ginawa mo, bumili ka ng sasakyan, ginawa mong transport business. So, tinesting mo. Ang goal mo, 2,000 isang araw. So, bottom line, sa loob ng isang buwan, net income mo, 60,000. So, ang 60,000, malaking income yan. Okay, so, yayaman ka ba sa 60,000 per month? Hindi eh. Hindi po. Pag kinumpitan kita nun, 720,000 per year. In 10 years, 7.2 million lang yun. So, ibig sabihin, kahit 100,000 per month ka, 10 million lang yun in 10 years. Diretsuhan, mayaman ka ba talaga pag may 10 million ka o malaki lang ang ipon mo? Malaki lang ang ipon lang. Malaki lang ang ipon. So, nagigets yun na ngayon? Kahit pala malaki ipon mo, hindi ka pa rin yayaman. Nagigets mo ngayon? Kasi mauubos yun. Tama. Oo, pero ang totoo, inubos mo yung 10 years mo dun. Inubos mo yung 10 years mo, inubos mo yung lakas mo dun. Tapos dun ka palang mag-uumpisa ng sarili mo. Now, tignan mo to ha. Para yumaman ka, ilalabas mo yung pera. Sabihin natin, kung 60,000 every month. Okay, so sa 2 months, 120. Sa 3 months, 180. O nag-down ka ulit ng pangalawang unit. O di ba yung dalawa mabilis pambili ng tatlo, yung tatlo mabilis pambili ng apat na unit na? Posible bang umabot ng 10 unit? Yun posible. O that's 20,000 per day. Grabe no, from 2,000 naging 20,000 per day. So 600,000 per month na yun. Nag-gets mo? Yes po. Naging 7.2 million in 1 year. Dati, nung 60K, 7.2 million, 10 years, naging 1 year na lang yung 7.2 million. O tatanungin kita, pag ganun yung nangyayari, yayaman ka hindi? Yayaman. Okay, yayaman. Tanong, tatakbo ba yung transport business mo nang walang sistema? Hindi po. Tatakbo ba yung 10 unit ng taxi mo nang walang driver? Hindi po. Oh, so tatanungin kita ngayon, sa negosyo hindi talaga po. Ano kailangan mo? Tignan mo ha, pakinggan nyo. Sa negosyo talaga, ano kailangan mo? Equipment o organization? Organization. Tignan mo ha, pag sinabihan mo kasi ako, eh coach, di ba sa transport business, kailangan talaga ng equipment? Ang sasabihin ko sa'yo, totoo, kasi ang pinili mo ngang negosyo, yung magastos. Ang bottom line, ang tanong ko, ano talaga ang kailangan mo lang? Organization. So nakita mo, ano nagpayaman sa'yo, yung transport business ba o dahil pinadami mo yung taxi? Pinadami ang taxi. Pinadami yung taxi. Tama. Kasi kahit isa lang yun, transport business pa rin yun. So ano magpapayaman sa'yo? Organisasyon hindi. Organisasyon. So tignan mo to ha. Tignan mo to ha. Nung nagawa mo yun, may organization ka. Di ba pag pumapasada na sila, natutulog ka na lang sa bahay? Ay, papay. O, tanong, masasabi mo bang masipag yung taong tama. Natutulog na lang tapos kumikita? Nagigets nyo ba yun? Masasabi mo bang masipag yung taong natutulog na lang pero kumikita siya? Opo. Hindi masipag yun. So, sample, tignan mo to ha. Tama. Ang hindi.
Nagiget siya po. Pag ang pinaniwalaan mo yung sipag, 20 years na, ina-apply mo pa yung sipag. No. Pag ang in-apply mo sistema, 2 years ka lang magsisipag, tapos pwede ka nang matulog. Kamalito. Yes. Yun eh. Marami pong taong masipag tsaka matyaga. Kanya nga 20 years na nagtatrabaho pa sila eh. Ang tanong ko sa'yo, ba't kailangan 20 years kang magtrabaho? Yan. Yan. Yari na. Try ko. Yari na, yari na. Tignan mo ha. Tignan mo ha. Kung pwede pa lang 2-3 years lang. Pakinggan nyo, pag natutunan mo mag-deal, pwedeng 2-3 years lang makakapagpahinga ka na. Totoo o hindi? Totoo. Correct. Opo. Totoo. Gagawin na. Totoo. Tignan mo ha. Hindi ka ba nai-excite dun sa realidad na pag natutunan mo yan, ikaw ang makikinabang? Ay, grabe. Yes. Sobrang excited. O, di ba sa lahat, pakinggan nyo, sa lahat ng aaralin, sa lahat ng dapat aralin, sa lahat ng dapat tsagain, yan ang dapat mong aralin tsaka tsagain. Tama. Yeah. Oh, tanong ko ngayon sa inyo, importante ba yung dalawang ingredient? Yes or no? Yes. 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 Important. Importante. Yes. Mayroon. Mayroon. Oh, guys, meron pa bang ibang pata? Kayo tatanungin ko, meron pa bang ibang paraan? Wala na. Wala na, wala nang choice. Wala na po. Tignan nyo to ha. Tignan nyo to ha. Ibahin natin yung business model. Wala na po. Para ma-realize nyo, ibahin natin yung business model. Huwag natin gamitin yung networking as business model. Yayaman ka ba nang wala yung dalawang ingredient? Hindi. Oh, so hindi po. Nandun lang talaga sa dalawang ingredient. Tignan mo ha, kahit magkaroon ka ng restaurant, ilan ang tao mo? Isa lang ba? Hindi, kailangan mo ng waiter, kailangan mo ng cashier, kailangan mo ng manager, kailangan mo ng delivery boy. Kailangan mo ng cook, kailangan mo ng tagalinis ng lugar, kailangan mo security guard. O tanong, di ba organization yun? Yes. Opo. Yes. Opo yun. O tanong, pwede bang magkaroon ng organization ng walang sistema? Hindi. So ulitin ko, ano nagpayaman sa'yo? Yung karinderya ba? Yung restaurant ba? O yung dalawang ingredient? Dalawang ingredient, coach. Oh, ibahin natin. Ibahin natin ulit yung business model. Oh, sabihin naman natin, eskwelahan. Oh, tanong. Kailangan mo ng guard? Kailangan mo ba ng accountant? Kailangan mo ba ng mga teachers? Kailangan mo ba ng janitor? Yes. Opo. Ano ulit nagpayaman sa'yo? Yung school ba na business o yung dalawang ingredient? Dalawang ingredients. O grocery naman ang sabihin natin. O tanong, kailangan mo ba ng merchandiser? Kailangan mo ba ng delivery? Kailangan mo ba ng accounting? Kailangan mo ba ng cashier? Kailangan mo ba ng stockman? Yes po. Ulit yun? Organization yun, hindi. Organization. Kailangan ng sistema, hindi. Kailangan. Para di magkagulo. Ibahin pa natin ulit para makita mo. Ibahin natin ulit, ha? Nagtayo ka ng palengke. Palengke tinayo mo, ha? Sa palengke ba, kailangan ba ng mga tindera? Yes, kailangan. May sistema ba yung palengke? Meron. Yes, meron. Ano ulit ang nagpayaman sa'yo? Yung palengke ba na business mo o yung dalawang ingredient? Dalawang ingredient. Ibahin natin ulit. Sabihin naman natin, mga anihan ng mga prutas, puno. Tama?
Tama po, tama. Oh, kasi fruit business ka. O tanong, nung aanihin na, kailangan ba nang aakit ang puno? Kailangan po. Yes, kailangan. Oh, kailangan mo ba ng mga kargador? Kailangan mo ba ng taga-sort ng prutas? Yes po. Kailangan mo ba ng delivery? Yes. Yes, kailangan. O tanong, kailangan ba ng organisasyon? Hindi. Kailangan. Ba kailangan ba ng sistema? Po. Hindi. Kailangan po. Kailangan. O, so tatanungin kita, may mas matipid pa ba sa networking? Wala na po. Wala na po. O tanong, yayaman ka ba ng sipag lang ang gagawin mo? Hindi po. Hindi. Yayaman ka ba ng talino lang ang gagawin mo? No. Hindi po. O yayaman ka ba talaga kahit graduate ka? Hindi po. Yayaman ka ba talaga kahit nagmasteral ka tsaka nagdoctorate ka? Hindi po. Oh, yayaman ka ba talaga pag nag-abroad ka? Hindi po. Oh, so tatanungin kita ngayon, meron pa bang substitute? Hindi. Aga po. Oh, so tatanungin kita, bakit hanggang ngayon ikaw mag-isa, ayaw mong tiyagain magturo? Yun lang. Gagawin na, coach. Yeah. Magtuturo na, coach. Magtuturo ano na ang ituro, coach. Kanya sinasabi ko sa inyo, no choice. Okay. Kinailangan ko pang himay-himayin sa iyo bago mo makita na ang naging susi ng pagyaman yung dalawang sangkap, wala nang iba. Yan, sabi na eh. Ama. O tanong ha, malayo ba sa iyo yung dalawang ingredient? Hindi po. Hindi po. So, o tanong, yayaman ka ba pag ginawa mo yun? Yes. So bakit nagdududa ka kung yayaman ka? Yeah. Ayun, sa pool. Kaya hindi nyo siniseryoso kasi nagdududa kayo kung magkakaresulta ba kayo o hindi. Tama. Huwag kasi magduda. Wala nang duda, coach. Resign na. Yeah. Duda pa. Nagigets nyo po. Tama. So tanong, validation lang tayo ha. Pareho ba yung pagkita ng malaki sa pagyaman? Hindi po, coach. Mula ngayon, saan kayo magfo-focus? Sa pagkita ng malaki o sa pagyaman? Sa pagyaman. Tignan mo ah. Tayo ngayon, tignan mo gaano kalupit yung sistema ng network. Saan ka nakakita? Nag-schooling tayo ngayong linggo at ang eskwelahan natin yung Zoom. Yan. Ay, grabe. O, tanong. Ikaw ba gumawa ng Zoom? Hindi po. Nagbayad ka ba ng enrollment si Morito? Hindi po. So, imagine mo, saan ka nakakita yung eskwelahan mo pwede mong isilid sa bulsa? Ay, grabe. Grabe. Sarap naman yan. Saan ka nakakita yung opisina mo pwede mong dalhin kahit saan? Kwarto lang. Yes. Ay, grabe. Paid man na lang. So, bakit hindi nyo seryosohin yung pag-network? Tama. Seryosohin ko na, coach. Tignan mo to, ha. Pag ikaw ba nag-online selling, yung online selling. Nasaan yung dalawang ingredients sa online selling? Yayaman ka pa talaga dun? Hindi po. So tignan mo to, paintindi ko sa inyo ginagawa niyo. Magpo-post ka sa online, may mag-i-inquire. Pero ang pinapaintindi mo yung loading, pinapaintindi mo marketing plan. Question, nasaan yung sistema? Walay. Oo nga, no? Wala. Oo nga. See? Ang customer mo,
hindi mo magagarantya na mag-i-stay sa'yo. Pero ang downline mo na nakakonekta sa ID mo, yun ang magagarantya na organization mo siya. Yan. Tama. Grabe, tama. Wag na wag mong i-interpret na yung mga customer mo, organization mo. Mali yun. See, maraming baliw na nag-o-online kasi marami silang customer. Yun daw yung sistema. O paano, pag hindi ka na nag-posting? Wala ng customer. Walang kita. Walang kita. Walang kita. O paano pag nagkasakit ka, hindi mo ma-handle? O paano tutuloy income mo? Wala na. Yari ka dyan. Hanga na rin. Ibig sabihin guys, ang online, pangkuha lang ng prospect. Pero dapat, after mo makuha yung prospect dun, meron silang sundan na sistema. Tama. Tama po. Oo nga, tama. So, nagigets nyo na ngayon. Huwag nyong i-interpret na yung online, yun na yung sistema ng pag-network. Nagets nyo, ang online ay sistema lang. Paano ka magkakaroon ng prospect? Tama, tama. Nagigets nyo po? Yes, coach. Nung binuo ko yung sistema, nakita nyo, merong picture. Nagpipicture kami. Pagka kami gumanyan, alam namin ang ibig sabihin niyan. Okay? Yeah. Sa pagne-network, wala nang ibang sistema. Maniwala kayo sa akin. Kanya tignan mo ha. Sa grupo namin, pag nagpicturan pa lang kami, oh, sumigaw lang diyan. O galawan, sistema tayo. Mapapansin mo lahat kami nakaganoon, naka-foresight. Ay, tama. Yeah. Tama. So, totoo po yan. Tignan mo effect ha. O effect ha. Ikaw, bago pa palang, i-orient ka na kagad ng mga tao ko sa ganito. So, pag naiintindihan mo kagad ito, bottom line, ang tatanungin lang namin sa'yo, mahirap ba o madali? Magugulat ka, ang sagot mo, madali. So yung paniniwala mo ngayon sa pagyaman, tumataas. Tapos habang ginagawa mo yun, nafe-feel mo talaga, hindi pala mahirap. Totoo. O anong dahilan? Tama. Anong totoo dahilan para hindi ko gawin? Diba? Anong dahilan para mag-quit ako sa isang bagay na simple, na walang pinipili, kahit hindi ako nakapagtapos, tapos yayaman ako, ba't di ko gagawin? Tama. Tama to totoo eh. Yan. Totoo po yun eh. Nagets nyo? Hindi pwedeng tanggalin ang isa dito. Itong nasa taas na to, ito yung centering. Ito yung laging pag-attend ng mga seminar. At pag nagse-centering kayo, walang nabibuild na relationship dyan. Ang relationship nasa pangalawa, sa bonding. Ay, grabe. Masarap yan, bonding. See? Pag buo yung relasyon sa bonding, madali mong sabihin sa downline mo, oh, attend tayo ng training ha, sa negosyo na to, kailangan matuto kang makisama. Nandun yung talagang susi. Tama po. O tapos, ang kasunod, yung third, yung foundation to success, ito yung pang-tono. Kung ang sasakyan, tinotono mo eh. Tao pa kaya? Tama. Tama po. Oh, so pag hindi sila tinono, magkakanya-kanya yan. Maniniwala yan. May iba pang paraan. Hindi yan maniniwala sa'yo. Tapos huling-huli, yung team building. Kanya-ganyan yan. Kahit sa ang networking mo ko isalpak, ito lang ang ina-apply ko, nakaka-build ako. Kahit bigyan mo ko ng pinakapangit na produkto, makaka-build ako. Yeah. Grabe. Grabe yan. See?
honestly guys, pakinggan mo kung maigi ha. Pag inaral mo ba talaga yung networking, hindi mo ba talaga kayang, hindi mo matututunan yung loading? Matutunan din po. So tanong, pag minaster mo ba yung loading, ibig sabihin natutunan mo yung network? Hindi. Magkaiba siya talaga. Ang sinasabi mo ganito, eh bakit? Pag madami naman na retailer ko eh, paano nga dadami kung hindi nga makarecruit? Yan. Yari ka dyan. See? Tinama, pag retailer mo lang yun, o di hanggang 100 lang yun, hanggang 50 lang yun, o di hindi pa rin dadami kasi yung retailer mo hindi nagre-recruit. Tama. See? So, ang taas ng expectation mo dun sa loading, pero hindi ka nagbibuild ng network, paano mong mamimit yung expectation mo dun sa loading? Kaya meron akong bagsakan. Huwag kang mag-expect pag hindi nagawa. Tama. Meron akong bagsakan na sinasabi. Okay? Nire-remind ko talaga yung mga tao. Wala kang choice. Nagigets siya po. Kanya sinasabi ko lang lagi sa mga tao, kailangan mong ma-internalize na wala kang choice. Hanggang meron ka pang choice, hindi ka susunod. Hanggang hindi ka sumusunod, hindi ka magmamaterialize talaga. Wala kang choice. Kailangan mong lumaban talaga na sundin mo lang to. Nagigit siya po? Ang inaaral paano gumawa. Yes, coach. So, nagigit siya po? So, I hope na nakita nyo talaga na ganun ka-importante ang sistema, ha? Yes po. Para lalong mag-sync in sa nyo, okay? Ang sistema, guys, hindi naman tao gumawa niyan. Ang author ng system, si God. Kanya kung nagtatrabaho ka nang hindi ka gumagamit ng sistema, hindi ka talaga yayaman. Nagigat siya po. Kanya ganun kataas yung belief ko sa sistema. Meron ba kayong gustong itanong? Yan. An opportunity nyo ngayon para magtanong. Sasagutin ko kayo. Meron bang gustong magtanong? Kailan Coach Kyle lang sunod na FTS? Yan. Yan. Mag-FTS kami, Coach. Sali mo dyan. Ab Carlo, itong July 31, meron tayo mas sa Bicol. Mas bati, Coach, wala. Yan. Ayan. Excited. Ayan, so, Ma'am Lugel, meron na sa Masbateng FTS. Yee, grabe, kaka-excited. Wow. Yun! Okay. So, wala po talagang ibang way, ha? Next, meron pa kayong gustong itanong. Sige, tanungin niyo ako ng tanungin niyo. Coach, magtanong po ako, Coach. Yes. Go, Ma'am Nena. Coach, tama po ba, Coach, pag mag-invite ka, Coach, pag kilala mo na yung tao, diretsahan ang sasabihin yung about sa networking? Ha, okay. Good question. Wala pong kaso basta kaya mong i-handle. Next, okay? Ang kailangan talaga, i-orient mo lang siya dun sa kung ano yung dapat niyang i-observe pagka-a-attend siya ng mga seminars. Tapos, definitely,
doon niya naman makikita yung tungkol sa loading, sa marketing plan. So, ang aaralin mo talagang technique is kung paano siyang i-orient. Okay? Pag sinabi pong orient, nagbibigay ka ng overview, okay, kung ano yung dapat niyang bantayan. Sample, pag umattend ka doon, makakadinig ka talaga ng mga ingay, huwag kang mako-culture shock strategy yun, ha? So, tignan mo, di ba? So, ikaw ngayon, ini-explain mo sa kanya ano ang purpose ng strategy na yun. So, na-orient mo ngayon siya. Then, mas tama, okay, na bago siya ipasok sa mga training, okay, pinaintindi na sa kanya ng upline yung sistema. Nag-get siya po? Kanya, ano magiging epekto nun sa'yo? Ang epekto nun sa'yo is hindi ka napapagod kasi ang nagpaintindi ng sistema sa kanya yung upline mo. So, ikaw ngayon, habang nagbabagsak yung upline mo nung sistema, nung idea, ang sinasabi mo lang dun sa prospect mo, ang galing nung sistema, no? Tama talaga, no? So, ang pinapaintindi kasi si sistema is bakit yun yung dapat na gawin, bakit ganun dapat sabihin. Yun ang pag sinabing sistema, yun po yun. O bakit kailangang dapat laging magte-training. So, makaka-formulate kayo ng mga idea na lagi nyo nang gagamitin every time meron kayong bagong kliyente. Hanggang sa pag sumali siya, kukomisyon ka. Tignan mo to, ha. Now, nung meron siyang in-invite, ang nagpapaintindi naman ngayon dun sa invite niya nung sistema, ikaw. So, natututo ka na rin ngayon magsalita. Totoo hindi? Tama po. Tama po. Hanggang sa pagka meron kayong mga seminar, ang sinasabi nyo lang, bawal ang tahimik kasi kailangan matuto kang kumonekta sa tao. Tama po. Tama po yan. Alam nyo, pag kaya mong ipaintindi yan, hindi magne-negative yung mga tao. Ang problema talaga kasi, pinipilit nilang gawing corporate yung negosyo na hindi naman pang corporate. Nagigets niyo po. Alam mo, kung hindi talaga mag-iingay, imaginein mo, 30 minutes, sobrang tahimik, ano mararamdaman ng guest mo? Boring. Ay, naanto. Tignan niyo yung problema. Kaso pagka nag-iingay naman, ang tawag para daw palengke. O alin na mas importante sa'yo? Ibig sabihin maraming paninda. Hindi yun. Ang tanong, alin na mas importante sa'yo? Yung sinasabi na, ano ba yan, parang palengke? O mapaintindi mo sa kanya strategy yan para matuto ka ng bumati, dumaldal, kumunekta. Mapaintindi yung strategy. Mapaintindi. Nagigets mo. Tama. Hindi yung opinion nila ang importante. Tama eh. Correct. Totoo po yan. Gets nyo po. So, tignan mo to, ha. Gaano kasarap pag nakita nila na yung mga tao nagtutulungan, nagpapakisamahan. Diba? Ang epekto nun sa mga bago, ang galing naman ng sistema nyo, nagtutulungan talaga yung mga tao. Tama po. Tama. Gaano kabilis kayong makakabuo ng organization pagkaganyan? Grabe, mabilis. Ayan. Okay. Ulitin ko po, pag ikaw nahihirapan sa pagne-network, mayroong mali sa sinasabi mo
at pinagagawa mo. Okay. Ang pag-network po, mas madali po siya sa paglalaba. Mas madali siya kaysa mag-network. Tama eh. Grabe. Ah, grabe. Totoo yan ah. Wala pong biro ah. Hindi ka pa nag-network, bumabarkada ka na. Totoo hindi? Totoo. Totoo. Okay. Tama. Tignan mo maigi to. Di ba kayong magkabarkada, minsan kahit kalokohan, sama kayo. Yes, tama yes. Po. Totoo po yan, yeah. Coach. Totoo. Tama, totoo. So ano ang nasa likod ng barkadahan? Di ba relationship? Yes. Yes po. Yes po. Amahan. Di ba dumarating ng punto, dumadami kayong magkakabarkada? Totoo hindi? Opo. Totoo po yun, Coach. Okay, so tapos kita ngayon. Kung yung pagbibuild ng network para ka lang bumabarkada, ano ba hirap sa pagbabarkada? Pag mami. Wala. Diba? So ano mahirap sa pagne-network kung ang pagne-network para ka lang nag-build ng barkada? Oo nga, no? Yeah. Tama eh. Mali lang ang intindi ng mga tao sa pagne-network. Yes. Grabe, tama. Yan tayo pag may mali. Kailangan talaga tama ang input. Yes, napaka-importante na tama ang inputs. Agree ako. O ngayon, meron pa ba kayo gusto itanong? Ayan guys, tanong na guys. Chance na natin itong magtanong. Ayan. Abusuhin na natin si Coach Kyle. Tanongin, dali! Bukas may bayad na. Ayan, tama. Ayan, tama. Bukas may bayad na yan. Ayan. You know, Tanong na guys. Hindi po ako mag-ask. Yes po, Ma'am Rowie Dorero. Kasi po, shinare ko yung link natin sa tita ko. Nasa Kuwait po siya. So, okay. Nag-respond siya sa akin kanina. Ang ask niya, sounds good daw. Paano daw siya, paano daw niya ma-i-enter yung SIM niya kung nandun siya sa, ano, meron po ba tayo sa Kuwait? Ah, okay. May mga downline na yung iba sa abroad. Ang ginawa nila ganito, yung network account, yun ang mabubuksan niya. Now, yung upline dito sa Pilipinas, bumibili ng SIM card at ina-assign yung SIM card para dun sa network account niya. So, yung yes. Loading dito sa Philippines ginagawa, pero yung recruitment ng structure doon sa abroad niya ginagawa. So, ang yes. Nangyayari ngayon, yung commission dun sa network, yun ang itinatransfer niya dun sa load wallet fund para maipang-load nung relative niya dito sa Pilipinas. Tama. Okay pa. Salamat pa. Yes. Yes. Malupit yan. Masabi ko na mamaya. Opo. Yeah. Ayan, nasagot na po ba, Ma'am Rowie? Aba. Okay, so ayan. Hindi naman po sila. Kung nako roaming din, pwede rin naman po siyang yun din ang i-ano, ang i-register pangalan niya at saka yung roaming. Yes, tama po. Yung loading yung station dito sa kaya lang Pinas. Po, hello? Pag naka-roaming. Sandali yeah. Po ah. Pag naka-roaming po, hindi sumasagot yung system natin kasi magastos yun para sa system natin. Opo, pero yeah. Yung okay po, mas maganda po yung una kanina. Pero yung messenger bot, pwede nang i-register. Yun ang ginagawa yes. Nila eh. Yes po, yun ang ginagamit. Kasi messenger. Kung messenger ang okay gagamitin mo, pwede ha? Yes po. Ano pa, okay. Thank you, Ma'am Rowie. Sino pa po may tanong? Magtanong na po. Bukas mahal na po talaga ito, promise. Magtanong na po tayo. Ayan, parang may tatanong si Ma'am Maria Lia Caspe. Meron po ba, ma'am? Sige po. Para matuto talaga. Sir June, baka may tanong po kayo, Sir June. Ay, okay na daw diba, po si Sir June. Grabe. Diba, Coach, pag ginamit ang messenger, wala silang rebates doon? Ayan. Ang purpose ng messenger. Meron po. Napakinggan niyo ako.
Ang purpose ng messenger para makareceive lang, tingnan niyo pa. Ang purpose ng messenger para makareceive lang ng order yung system. Yes. Grabe. Yan. Like, yan po. Pang-message lang yung messenger. Ang rebates mo doon, yung status mo pa rin. Kung dealer ka, di ba, retailer siya. Yes, same pa rin. Kaya kinaroon ka doon rebates. Tutahan mo. Na-address po ba lahat ng concern? Kanya po yung technical application orientation na natin. Attend po kayo noon. Tama. Kasi nandun po lahat yung sagot pagdating po dun sa loading system, percentages, yes. Nandun po lahat yung sagot. Tama. So, attendan po natin yun. Yeah. Kailangan nyo po magkaroon ng tiyaga. Nandiyan naman po sila, Coach Ian. Yung mga ibang speaker, sila Aling Raketera. Yeah. May nag-chat, Coach. Ano daw bagsak doon sa ayaw umattend ng training? Yeah. Ito lang po yung bagsak. Okay. Pag maghihiwa ka ba ng karne, gagamit ka ng kutsilyong mapurol? Yeah. Coach, may tanong po dito. O, sasagutin ko muna yung bagsak na yun. Pag maghihiwa ka ba ng karne, gagamit ka ba ng mapurol na kutsilyo? Hindi po. Dapat mabalas. O, tatanungin kita. Bakit pagka kutsilyo, gusto mo matalim? Pero pagdating sa'yo, ayaw mo na ikaw yung tumalim. Yan tayo. So, tatalim ka ba nang hindi ka maghahasa ng sarili mo sa pag-attend ng training? Hindi po. Anong, sinasabi nyo ba yun sa mga downline nyo na tinatamad umattend ng training? Po, sinasabi yan. Din. Okay. So, meron pa po ba kayong gustong itanong? Ayan. Tanong-tanong na, guys. Ilan biyahe nyo, Coach Kyle, pa Mindanao? Malupit ang mga tanongan ni Coach Carlo, ha? Na alam Carlo, yung schedule mo, Coach. Ang sagot ko niya, Carlo, i-inform kita pagpabiyahe na ako ng Mindanao. Ayan! Grabe to si Coach Carlo. Malupit ang tanongan. Ipiin mo na lang yan, Coach. Coach Carlo, ipiin power, mo power, na lang. Power. Ayan, ha? Ayan. So, sino pong may tanong dyan? Tanong? Para bago tayo matapos, na-address ko lahat ng concern nyo. Yes. Go! Ay, grabe. Samantalahin na yan. Bukas may bayad na. Oh. Yun! Grabe, malupit talaga. May bayad na yan bukas. I-take chance po natin na magtanong kasi naku, once in a while lang po si Coach Kyle Lagano sa atin nagme-mentor. Yan, tanong na po yung dapat itanong. Yung mga malupit na tanong, yung kung saan tayo nahihirapan sa pag-network kasi ito na po yung pinakamadali eh. Oh. Pahabol po ng tanong, pangalawang tanong kay Coach Kyle. Samantalahin ko na, Coach Idol. Sige. Oo, ma'am, Nena. Paano? So, Coach, turuan mo naman kami bilang isang bibisaya rin naman ako, Coach eh. Kung paano ang tamang pag-re-recruit coach, yung, halimbawa, may prospect ka na coach para mapapiin siya. Idea mo ng coach, eh. Okay, ganito po yun, ha. Unang-una, magpo-posting ka talaga nung loading mo. Okay, tapos, ibibigay mo lang na overview, puro loading. Kaklaruhin mo lang muna maigi sa kanya yung loading. Now, wag mo siyang titipidin sa oras. Para maramdaman niya na willing kang tumulong sa kanya. Yan yung mga technique, ha? Okay. Yon. So, gagaang ang loob niyan sa'yo, kanya mabilis mo yung ma-i-invite pag merong orientation, pag may LMP. Tapos,
bago mo siya ipasok, yun nga yung sabi ko kanina, i-orient mo siya dun sa sistema. So pag na-orient siya sa sistema, tsaka mo siya ipapasok doon sa presentation. Pagkatapos nun, imi-meet nyo siya nung team sa online, sa Zoom. Para makilala niya yung mga ka-team. Good. Oo. So, nagigets nyo po. After that, parkadahin nyo talaga yun. Kanya, ang technique, kailangan lagi mo siyang makikita na laging present. Pag nawawala siya dun sa mga webinars, kukumustahin mo siya. Yan po yung tamang proseso. Hindi pwedeng tanggalin yung pag-build ng relationship. Nagigets niyo po? Kasi, yes, coach. Pag nabuo ang relationship, makikisama yan sa'yo. Pag nakikisama yan sa'yo, lagi mo siyang maipa-plug in. Pag na-plug in mo ngayon siya, doon siya natuto. In the end, nagkakaroon ka ng katulog. So, sa madalit salita, ang pag-build ng grupo, ang tao mo talaga doon sa community mo. Kanya ang solusyon, babad. Nag-gets niyo po? Hanggang wala kang binababara, tignan niyo to, hanggang wala kang binababara na downline na lagi kayo nagkwekwentuhan, lagi kayo nagtatawanan, di ba? Hanggang walang ganon, trust me, wala kang magiging katulong mag-build. Nag-gets nyo? Tama talaga, coach. Kung ang ginagawa ito, ha, tignan mo to. Kaya nag-post ka, nag-pay in. After mag-pay in siya, uupo mo sa seminar. Pagkatapos ng seminar, ang sasabi mo sa kanya, o sige, mag-invite ka na. Tignan nyo to, ha, yun yung mali. Kasi, laging ang ginagawa mo lang, a-attend kayo ng seminar, tapos kakausapin mo na yung ibang prospect mo, papabayaan mo na siyang mag-prospect. Yun yung mali. Kasi ang hinahabol mo, dami ng kliyente na mapapasali. Di ba yun ang ginagawa ng karamihan sa inyo? Wala kang dinidevelop na relasyon sa tao mo. Kanya huwag ka na magtaka kahit ang dami mong napasali pero wala kang nagiging tao. Kasi nga, hindi ka nagbibuild ng relasyon. Tama. Hindi kasi talaga pera-pera lang ang nasa likod nito. Maniwala kayo. So, klaro ha? Yun yung proseso up. Salamat, coach. Coach, may nagtanong po, coach. May nag-text sa akin. Nahiya daw po magtanong eh. Sabi daw po, paano daw po ang isasagot pag sinabi ng, ano ba yung inaalok mo sa akin? Networking ba yan? Ayan. Ano daw po yung tamang sagot? Kahit anong tanong niya sa'yo, ang sagot mo lang, traditional loading lang to. Nagigets mo, bakit ganyan? Unang-una, natutunan na networking. Tama? Tignan nyo to, ah. Kanya, lang. Ganda, may bago pag sinabi mo sa kanyang loading lang. Wala kang tinatago kasi ang iting nyo, hindi pa naman sistema yung talagang ipapaintindi mo sa niya. Loading pa lang talaga yun. Nagets nyo? Kumbaga, coach, alam ko naman yung... Oo, parang ganito, di ba? Stage by stage. Okay, pag sinabing stage by stage, nasa stage 1 pa lang siya,
gusto mo nang i-discuss yung stage 3. Oh, my. So tignan mo. Oh, so tama. Kaya in the end kayo yung nahihirapan. Samantalang, okay. In-explain mo yung load. Okay? Nagandahan siya, naging interested siya. Oh, pagkatingin mo interested siya, nagtanong na siya ng networking. Ang sabihin mo lang sa kanya, loading tayo. Ngayon, gusto ko makilala mo yung ibang mga kasama ko na naglo-loading din. Oh, totoo hindi? Oo. Oh, pag in the end, hinarap mo na siya. Tignan nyo to ha. Pag in the end, hinarap mo na siya dun sa kasama mo, yun ang mag-o-orient sa kanya. Dun niya malalaman ngayon na may networking. Tama mali? Tama. So, tsaka mo ngayon sasabihin sa kanya, sumusunod na kasi kami dun sa tamang sistema ng pag-network. Nagigets mo? Yes, coach. Thank you. Ang kailangan nyo lang pong maintindihan, parang ganito. Pag meron tayong isusurprise na barkada, di ba kahit anong tanong niya, nagde-deadma tayo? Yes. Po. Tama. No. Kasi nga, ayaw mong spoil yung element of surprise. Tignan mo ha, anong ikakagalit niya sa'yo kung tsaka mo nilang ibahin. Totoo hindi? Totoo. Totoo po. So, tingnan mo. So, nasagot po kayo yung tanong. Yes, coach. Ayan. Meron ba po tayong tanong dito, coach? From JP De La Cruz. Ano po ang gagawin, coach, para makinig sila kagaya sa akin po na mas bata kaysa sa mga downlines ko at under ng team ko na mas matanda po? Yun. Yun po ang tanong from coach JP. Yan. Alam mo, mas maganda ako si Jay Hong nun para matanggal hiya mo. Ba't ka nahihiya? Hindi ka yayaman pag nahihiya. Ha? Okay. Ayun. Ito lang yan ha. Sa negosyo po kasi, hindi pinag-uusapan yung edad. Nagigets yun po. Walang kinalaman. Ito lang ang sagot mo doon. Honestly, sabihin mo partner, sa networking business kasi, may rules. At ang totoo sa networking, hindi talaga pinag-uusapan yung edad. Oh, tapos paano mong papaintindi sa kanya? O example, kahit mas may edad ka sa akin, kahit mas marami kang experience sa akin, paano mong padadamihin yung kwento ko para makakonek ako sa tao nang hindi ka napagod? Palagay mo, paano niyang sasagutin yun sa'yo? Di niya masasagot yun. Tama? Tama. Oh, sabihin mo sa kanya, yun ang dahilan kung bakit wala dun sa edad. Yung experience mo sa labas, hindi pang networking yun. Ang kailangan mong maintindihan ngayon, yung sistema ng pag-network. So, nasundan niyo po? Yes, coach. Tapos siya kakagumamit ng example. Pakinggan niyo, gamit ka ng example. Bakit doon sa opisinang pinagtatrabahuhan mo, yung anak ng boss mo, okay? Pag yun ang nagsalita, nakikinig ka. Yan. Oh, bakit minsan sa trabaho, mas bata yung may-ari ng kumpanya kaysa sa'yo, pero ba't nakikinig ka? Ay, grabe, tama eh. Tama eh. Kasi nagbibigay ng sahod.
O, kasi nga, wala sa edad yan. Tama. JP, alam mo nang gagamitin mong idea ha, pagka ganon. Grabe talaga. Tama talaga eh. Yun. Mm. Ayan. Nasagot po ba, Sir JP? Okay na po ba? Kasi meron pa po akong tanong dito, Coach. Sige, tanong. Apps and brain. Yes po, Ma'am Ning. Hi, may tanong lang po ako. Ah, sige, go ahead po, Ate Ning. Ayun, magandang umaga po, Coach Kyle. Tanong ko lang po kung halimbawa po meron pong interesado na taga ibang bansa pero hindi po siya roaming at ayaw naman po niya na sa kamag-anak niya ipahandle yung kanyang business. Pero kasi po gustong-gusto po niya na siya yung gusto niya na siya yung gagalaw, gusto siya yung magne-network at para alam po niya kung yung ilalabas niyang pera ay monitor niya, yung okay. Alam po niya yung galawan. Sige, ito lang ang sagot doon. O sige, ganito na lang gagawin natin. Bibili ko ng SIM card para ma-i-register lang kita. Pero wala namang magiging use yung loading dahil ang commission nasa loob ng dashboard mo. Hindi naman lilipat yung commission sa dashboard mo hanggang hindi mo ililipat sa loading. O tapos, bigyan mo na lang ako ng instruction kung kahit papano yung mga kamag-anak mo gusto mong bigyan ng load, pagbentahin ng load para maging pera. At least, hindi ka na papadala ng pera sa mga kamag-anak mo. Yes, ganyan po ginagawa ko. Grabe, nakakatipid. Diba? Nag-suggest ka lang ngayon sa kanya ng solusyon. So, siya ngayon, magdi-decide siya na, sige, magme-member ako. Tapos makikita niya nga naman habang binubuksan niya yung dashboard, nagkakaroon talaga siya ng mga downline. So ang goal niya, yung mag-network, which is good. Tama eh. So, nag-gets niya po. Opo. Okay po, Ate Ning? Okay. Okay po. Thank you po. Ayan, po. Yes, ah, go ahead po. Po. Ayan, go. Ah, dun sa ano, yung sa wawa. Tawag ito, sa downline na mas matanda, eh paano po halimbawa ako janitress, may prospect akong manager tsaka secretary, paano ko po ba? Anong magsasak? Meron yan, ayan. Ayan. Kaya mo yan, sige go. Nang una, ang isang pinapaintindi ko pag nagde-develop ako ng tao, huwag mong tignan yung pagiging janitor mo. Ang tignan mo, nung pumasok ka sa business, hindi ka janitor, nung negosyante ka. Yun! So, ang tanong, alin ba ang mataas na kategorya, yung manager o yung negosyante? Negosyante! Negosyante! Magkaiba yung, gagets niyo na po, magkaiba yung trabaho mo as janitor, magkaiba yung pag nagne-network ka. Yes. Oh. Tama. Totoo hindi. Kanya, yun lang kagad ang sasabihin mo. Alam mo, janitor man ako, yun ang trabaho ko before. Pero ngayon, nag-business ako kasi iba talaga pag negosyante. Nagigets yun na ngayon. Paanong i-handle? Yes po, yes po. Thank you po. Okay, sige. Ano pa? Okay, eto coach, pero I think nasagot na ito from Ma'am Femi Morales. Paano po ba ang approach sa prospect na ang business natin ay networking? Kasi po, karamihan ay umaayaw sa pagdinig ng networking. Ma'am yes. Femi, nasagot na okay. Po ba ito? Yan. Kanya ang sagot natin kanina, diba? Stages. Pag nasa approach stage ka, ang front mo, yung trad. Traditional, yes. Traditional lang talaga. Nagigets niyo po? Nagigets, Ma'am Femi? Dito pa ba si Ma'am Femi? Huwag kang matetemp sumagot ng networking. Okay, tignan niyo to ha. Kaya ka natetemp sumagot ng networking is baka kasi bigla siyang maging interesado. Yun yung isang side. Pero natatakot ka, naku, baka mag-negative to.
Hindi mo kasi alam eh. Totoo hindi? Totoo. Opo. Dito na natin. Ano ang pinaka-safe? Ang pinaka-safe, yung loading lang talaga. Nagigets niyo po? Opo. Mas malaki, malaki ang possibility na hindi siya mag-back out pag hindi mo diniscuss yung network. Now, tignan mo to ah. Kaya ka lang natetemp. Tignan nyo to ah. Kaya ka na kinakate na sabihin yung networking. Kasi ang nakikita mo kagad, kung ito open sa networking, gagalaw ito. Oh, now, ito yung totoo. Kahit siya gagalaw, ang bottom line, magbi-build pa rin kayo ng relasyon at a-attend muna talaga siya ng mga training bago niya magawa yung networking. Totoo hindi? Totoo. Kung ang required pala ay mag-aaral din muna siya, so di ganun pa rin, invitein mo na lang muna bago niya malaman na networking. Momo. Hindi kasi pwedeng shortcut. I get you. Si Daddy. Pwedeng shortcut. Oh, claro? Claro po. Coach, talong claro? Hi, Coach. Oh. Pwede follow up? Sige. Yes, Coach. Opo. Kasi yung kunyari po, yung ano, yung prospect po ay sabi, ang sagot niya po, hindi kami interesado sa loading-loading lang eh. Parang yung sinabi mo po kanina, Coach, na konti lang yung kita dyan sa loading-loading. So, may kaya siya. So, parang pagka-inano mo sa kanya yung loading agad, sabi niya, ay, ayaw ko niyan, loading-loading ko, konti lang kita dyan. Ganun. Okay. So, ang sagot po noon, naku sir, mas bagay sa'yo kung kayong mag-territory. Kumuha ka ng isang territory para at least ikaw magsusuntay ngayon ng load. Malupet, masagot. Tignan mo ha. Sir, tatanungin kita, ano gusto mo? Ikaw ang taga-benta o ikaw ang taga-supply? Supplier. Tignan mo ha. Hindi ko pa rin sinabi yung networking. Ang pinagabas ko ang problema, nagigets nila agad na networking yan eh. Sabi nila agad. Alam mo, kaya nila na-gets na networking yun. May nasasabi ka sa kanila na konting network. Di, pag nakita nila, nakita na namin yan, ganyan yung mga ano eh, networking yan eh. Sabi nila agad. So, paano pong ano po, doon? Ang sagot, alam nyo po, mababalidate nyo po yan pagka po talagang attend ka ng mga ano natin, training papanong gamitin yung loading system. Aha. Tignan mo ha. Pag nag-attend ka ng training paanong gamitin yung loading system. So, saan mo dinadala yung isip niya? Sa network o sa loading? Loading. So, pero pag attend niya ngayon, at least nakita niya yung buong presentation. Tama. Nagigets niyo po? Opo. Iniiwas natin kasi kayo doon sa ano, doon sa dito sa rejection. Tama talaga. Mga question pa, gusto niyo pang magtanong? Sige, ubusin niya. Coach, merong nagtanong. Kasi nasa Facebook live nahulog siya, Coach. Paano naman daw pag sinabi ng baka scam yan? Scam ba yan? Ayan. Ang good news ganito, okay? Ang loading po, matagal na po. Okay? So, bottom line po, kaya gusto kong ipakita sa iyong sistema, okay, ng loading namin para malaman mo ngayon na legit kami. Tapos ganito. Gusto mo po, sampulan kita. Ano number mo? Guys, sobrang liit lang nung 10 pesos na load para makita niya
na naloadan mo siya. Oh, nagigit siya po. Yes, Coach. Laging ang front natin yung traditional. Oh, tandaan nyo yung maigi ha, hanggang ikaw ay nasa prospecting stage, ang dapat lang na pinapaikot mong discussion lagi, yung loading. Oh. Oh, totoo yan. Oh, tignan mo to ha, pag sinabi niya, okay, sige, maganda yung loading, diretsuhin mo na ako, may networking ba to? Ayan, tinanong ka ng ganon. Oh, ito lang ang sagot. Ito lang ang sagot. Alam mo, sa negosyo na to, kahit hindi ka pa nagne-network, kikita ka na. Tama! Oh, at yung ganda nung loading, yun ang dahilan kung bakit makakapagpa-member ka. Oh, don't worry, igaguide ka namin sa sistema. Ay, tama talaga, Coach. Ang lupit! Grabe. Nagigets mo ngayon paano hinahandle? Traditional lang yung ginagamit mo na Anna front. Wala kang ibang gagamitin. Yeah. Nagigets yun po. Alam niyo kung gaano kaganda yung loading as front. Traditional naman kasi talaga yung front natin. Nagigets niyo po? Hmm. Yes. So, klaro po. Oh, meron pa ba kayong gustong itanong? Natingin nyo, nagiging difficulty. Yan. Oh. At MJ, naka-ano ka, naka-mute. Ay, sorry. Kailan daw po yung, tanong po ito sa FB Live natin, ng isang, sino ba yung, taga Bicol yata siya, kailan daw po yung FTS ulit sa Bicol? Yung date daw po. Mag-schedule talaga tayo nila up to net. Ah, okay po. Mm-mm. Pero yung sige 31 po ng July, sa Masbate yun, no? Up MJ, ano? Sa Ligao daw, Coach. Sa Ligao ba, up ka? Also, sa Malinaw. Sa Malinaw daw po. Sa Resort si Mabalit. Ayun pala, tama, doon nga. Uh-oh. So, lahat ng ano, lahat ng talagang gusto ng umattend, pa-attendin nyo. Alam mo, itotono ko yung mga tao nyo kasi pag hindi ko sila tinono, hindi nyo sila mapapasunod. Okay po. So yung July 31 sa Ligao, sa Bicol po yun, hindi sa Masbate, tama? Malinaw, Albay. Malinaw. Ayun. Ayun, yun, yun. Yun. Oh. Masbate po, so, Coach. Parang awa nyo na. So, ito yung mag-schedule talaga tayo. So, pag-usapan na lang na ano, pag-usapan na lang natin nila up to net, ha? Sige po, Coach. May tanong pa po ba yung iba? Oh. Yes po. Thank you, Coach. May tanong pa po ba yung iba? Ayan, kasi kung wala na pong tanong yung iba, okay? Mm-hmm. Pwede na po tayong mag-end siguro. And ulit, oh. Ulit lang po, paki-follow po yung ating mga social media accounts. So, facebook.com/loadmanasocial, youtube.com/loadmanasocial, instagram.loadmanasocial, twitter@loadmanasocial para po lagi tayong updated sa kung ano man po ang nangyayari sa ating company and syempre doon sa mga trainings natin. And attendan din po natin yung mga trainings natin, yung TAO po natin. Every Tuesday ng 7 p.m. And then every Saturday po meron tayong OLMP ng 2 p.m. and 7 p.m. po ng ating NDO, yung training po. So yung mga coaches po natin, ayan, grabe malulupit po yan, Coach Liza, Coach Gilbert Bengwa, Coach August Himban, Coach Aling Raketera, Coach Abby Bautista at ang inyong pong lingkod, Coach MJ, and syempre Coach Ian Siduques. Ayan, meron pa po ba akong na-miss na mga coaches natin? Ayan, ting wala na. So, yun po, para updated po tayo. And don't forget to like and maghihingi lang po ako ng favor. Pwede po bang mag-on ng kami yung lahat?
And then, gawin po natin yung nakaganon tayo and then magsi-selfie. Pwede po ba yan? Ah, sige po, sige po. Sistema. Okay, ayan. Thank yes. you. Okay, so gawin po natin yun since wala na pong tanong. Okay? Ma'am, pwede po magpahabol, ma'am? I-share natin po sa... Sorry. Ay, sige po. May pahabol. Okay, go po. Sir Boris, Boris yes, Bourbon. Po. From Saudi Arabia po, FW. Sugod po yun. Ay, grabe. Shout out sa taga-Saudi. About po sa, no, ma'am and sirs, mga partners, about po sa, kasi ganito po yun, nasa Saudi ako. So kapag meron akong client or nagiging mga deal natin, so, about po dun sa kids, kung paano po yung dapat pong gawin. Although meron naman po akong partner yan, si Matthew. Nandito po siya. So, para po, narinig po ba, ma'am? Sir, medyo choppy ka po, sir. Pwede pong patype kung ano. Bakit po kaya? Ayan. Medyo choppy po kasi, sir. So, ngayon, ma'am, okay na po ba? Okay naman ang dating. Lapit niyo lang. Okay. Okay. So, ganito po, ma'am. Ulit, sir. Ulit. Naputol kasi. Okay. Baka sa akin so, lang kasi, po. Kasi nga po, OFW po ako, di ba? So, pag sige, meron sir. Po akong DL, ang, kasi lagi po tinatanong ng mga clients natin yung about sa freebies eh. Ganun naman po okay. talaga. So, ano po yung dapat kong gawin para maibigay ko sa kanila ng maayos yung freebies natin? Kasi nga po, OFW po talaga. Ah, ganun po yan. Ah. Hello. Hello. Coach, ano daw ang gagawin niya? Ano daw ang gagawin niya pag ano? Sa mga freebies po natin, yung mga tarpaulin, yung kits, yung... Ah, okay. Ano daw po, Coach, pina-offer yung natin. Gagawin? Para may yun po bang sa package, mo? Sir Boris? Yes po. Tinatanong mo? Po. Yung... Hello po, naputol. Ano daw po yung gagawin para may bigay yung mga kits? Ano daw anong po yung gagawin, Coach? Ng mga downline? Yes, Coach. Po. Pwede po mag-request sa customer service para mabigay yung kit. Hingin lang yung link tapos ibigay sa customer service sa downline nyo. Yes, po. Sila na yung mag-request ng kit. Tama, Carl. Okay. So, yung ano po ba, yung customer service po ba natin? Kasi meron po tayong mga loadman page, di ba po? Yeah. Sa loading, sa customer service, sa kayo. Paano po? Sir, i-follow po natin yung ating mga social media account. Yung meron po tayong dalawa, yung loadman social at then yung loadman customer service po. Kung naka-register na po kayo sa ating messenger bot, pwede po kayo doon mag-chat sa ating loadman na customer service. Masasagot po yan, Coach. Sir Boric, sorry. Yan. And pwede niyo po akong tanungin directly mamaya po. Sasagutin po kita, sir. Yun. Sige po, maraming salamat. Yes po. Okay na ba? Meron pa po bang tanong? Kasi kung wala na, naku, excited na ako mag-picture tayo. Ayan, kasi, ayun, magaganon tayo, ha? Magaganon tayo yung four sign. Yun. Tingnan muna natin yung magandang angulo natin para syempre, tawag dito, dapat maganda yung postura. Okay, so ayan. Yan. First phase to, ha? Kasi maraming phase tayo. 1, 2, 3. Okay na? Alright. Okay, ulit. Meron pang phase to, Coach. Meron pang phase to, Coach. Yung iba, hindi nakukuha kasi hindi kaya ng buong screen. Okay, 1, 2, 3. Ayan. Thank you po. Thank you po sa lahat. Ay, grabe. Busog na busog kami, Coach, sa training ngayon. Okay. Grabe. Thank you po talaga. Ayan, baka may gusto kayong for the last time. Wala na po? Ayan. Okay, shoutout na po natin lahat ng mga umatenda, no? Shoutout kay Ma'am Alexis Arabis. Ayan, Ansela Bunghanoy, Borix Bourbon, Dante. Ay, grabe. Sir Dante de las Salas, ayan.
Sir Donald, Sir Filipina, Sir Femi, Sir Froylan, Sir Greg, Sir James, Sir June. Okay, ayan, grabe. Sir Masbati Vlogger, Nicotel Paredes, Nina Holoya, Kim Malahos, Sir Raymond Otero, Roberto Salazar, Rosa Maria Naol, Rowy Dorero, Rudy Garcia, Vil Negra, Vivian Barongo, Wilma Cervantes, and Sir Nathan ng Team Japan. And syempre, si Ma'am Mary Ann Romano, Maria Ria Caspe, Manelin Cruz, Ma'am Maria Madeline de la Serna, Luningning Bye-Bye, Lugel Martinez, kandidato, Lorena Villela, Lord Mana, Liza Margallo, Coach, si Coach Liza, yan, Kim Federeo, JP de la Cruz, John Ray Buenan, James Louis Grafelo, Greg Argeles, Froylan, J-Lord, Filipina Panitan. Okay, so yan. Bago po tayo magtapos, tap natin yung back natin. Say good job. Ang dami nating natutunan. Instead na natulog tayo ngayon, instead na kung ano-anong pinag-aabalahan natin, pero grabe, binigyan natin ng time para mas matuto tayo sa ating business. Ayan. Kaya naman, yes, bigyan natin ng malupit na palakpak yung ating Coach Kyle Paredes. At syempre, thank you sa ating presidente, Sir Enrique Velasco. Yan, malupit yan. Opportunity na meron tayo. Ayan. Thank you po sa lahat ng umatend and hanggang sa ulitin po. Ayun. Thank you. Yes po, okay po. Miss ka na namin, Ma'am MJ. Ay, ako din po. Okay na po, okay na po. Sige po, bye-bye. I-end ko na po yung call natin. Bye. Okay po. Bye! See you again next time. Congratulations sa lahat ng mga natuto. Ayan. Paano mag-flip? I-end.